Walang ibang hangad si Adeline kung hindi ang masayang buhay kasamang nobyo. Subalit sa isang iglap nagbagong lahat nang mahuli niyang may ibang babae ito. At doon magsisimula ang bagong buhay na itinakda sa kanya. Si Adeline ay nagkaroon ng isang mainit na tagpo kasama ang isang estranghero pagkatapos ng isang masakit na heartbreak. Nagdapat sila ng kanilang mga nararamdaman para sa isa't isa pagkatapos ng nagliliyab na gabi. Muling nadurog ang kanyang puso nang matuklasan niyang may ibang babae ang lalaking pinagkalooban niya na sarili. Umalis siya nang hindi sinasabi kay Lennon na buntis siya sa kanilang anak. Makalipas ang 7 taon, hinayaan silang magkita muli ng tadhana. Magawa kayang ipakilala ni Adeline kay Lennon ang kanilang anak? Paano kung muli siyang mahulog sa kamandag ni Lennon? Posible ba ang happy ever after kung magkaiba ang mundong kanilang kinabibilangan? Ang bababoy ninyo! Malakas na sigaw ni Adeline nang maabutan niyang magkapatong ang boyfriend niyang si Jenner at ang former classmate niyang si Belle sa loob mismo ng apartment na tinutuloyan nilang magkasintahan. Agad na nagtakip ng kumot si Belle habang si Jenner naman ay dalidaling lumapit sa kanya. Adeline, akala ko ba mag-o-overtime ko sa work mo ngayon? Sinulyap pa ni Jenner si Belle na ngayon natatawa dahil sa sinabi nito. Ang arte-arte mo kasi. May pangangailangan ng boyfriend mo. Hindi na uso ngayon ang malamariya klarang babae. Naghanap tuloy ng iba si Jenner. Inabot ni Belle ang bag nito sa ibabaw ng mesa at kinuhang red lipstick. Good thing nahuli mo kami. Hindi na namin kailangan pang itago kung anong real score sa aming dalawa. Anito. Pirit niyang ikinalma ang kanyang sarili. Pumikit siya na mariin. Huminga na malalim at saka ngumiti kina Jenner at Belle na siyang pinagtaka ng mga ito. Hindi ka man lang mag-e-eskandalo? Hindi mo siya sasampalin? Hindi mo ako sasabunutan? Tumaas ang kilay ni Belle na tila naghahamon ng away. Ngiti lang ang sinagot ni Adeline kay Belle. Boring? Bulong ni Belle. Tinapon niya mga resibo ng kuryente, tubig at renta sa mukha ni Jenner. Nagkakapagtaka. Ginagamo ko pero ang gaan-gaan ang pakiramdam ko. Sa wakas, makakalipad na ako dahil mawawala ng pabigat sa buhay ko. Tiningnan niya si Belle na ngayon ay hindi may pintang pagmumukha. Kung ako sa'yo, hahanap na ako ng maraming part-time jobs. Nagpapasok ka sa buhay mo na isang lalaking palamunin. Ano mo bang kaya niyang talunin si Juan Tamad sa katamarang taglay niya? She smirked. Good luck sa'yo, Belle. Nawa tumagal kayo. Tumalikod na siya sa dalawa. Kiniyom niya ang kanyang mga kamay. Tumingala siya para pigilan ang pagpatak ng kanyang mga luha tsaka dalidaling lumabas ng apartment. Habang naglalakad pababa ng building, nabangga niya ang isang babae. Tilingnan siya nito mula ulo hanggang paa. Ngayong gabi sa isang high-end bar, makikilala mong iyong magiging asawa. Wala na tong bayad, total broken-hearted ka naman. Sabi ng babae bago nagpatuloy sa paglalakad. Nagtaka siya at napaisip. Paano kung totoo ang sinabi niyo ng mga huhula sa kanya? Na makalabas siya ng gusali, agad siyang nakita ng tricycle. Manong, sa pinakamalapit na club nga po, aniya. Nagdadalawang isip siya kung tutuloy siya sa club dahil sa sinabi ng babaeng nakasalubong niya kanina hanggang sa ito na po ang club, wika ng tricycle driver. Wala sa sarili nag-abot siya ng bayad. Sa inyo na lamang pong sukli. Unang beses niyang makatuntong sa ganong klaseng lugar. Lumakad siya palapit sa counter, umorder na isang bote ng alak. Cheers, Adeline. Nakalaya ka na sa kanya. Tapos na ang pagpapakatanga mo. Tonight, you will find the man of your dreams, kaya huwag ka nang magmukmok. Hindi na ako magsasayang ng luha sa walang kwentang lalaki. Akala niya ba ihahabulin ko siya? Ano ko, aso? Tss! Kung kaya niyang maging masaya sa piling ng iba, pues, kaya ko rin. Diretso niyang inilaklak ang sinalin niyang alak sa kanyang kopita. Nirefill naman niya iyon agad-agad. Habang inaaliw ang kanyang sarili, may lumapit sa kanyang isang lalaki na ubod ng gwapo. His eyes, nose, lips, everything about him is almost perfect. Sa itsura pa lamang nito, alam na kagad niya na mayaman to. Inagaw ng lalaki ang kanyang kopita. Diretsong nilagok ang laman nitong alak. Hey, that's mine! Reklamo niya habang nakakunot ang kanyang noo. Oh, sorry dear. Why are you drinking alone? Do you want me to join you?
By the way, I'm Lennon. Lennon Lee Davis. Ani ng lalaki. Tumaas ang parehong kilay niya. Inayos niya ang kanyang salamin. Mukhang di niya na kailangang hanapin pang lalaking tinutukoy ng babae. Lennon Lee Davis. Bulong niya. Napaisip siya kung saan niya narinig ang pangalan nito. Tinitigan niyang mabuti ang mukha ng lalaki. Hindi niya maintindihan kung bakit sa unang pagkikita nila, magaan na kaagad ang loob niya rito. Nang ilahad ni Lennon ang kamay nito sa kanya, agad siyang nakipagkamay dito. Adeline Navarro, nice to meet you. Lihim siyang napangiti nang biglang umupo si Lennon sa kanyang tabi. Muli siyang nagsari ng alak sa kanyang kopita. Diretso niya yung nilagok para magkaroon siya ng sapat na lakas ng loob na makipag-usap sa isang napakagwapong nilalang. Ang totoo, hindi siya sanay makipaglandian, lalo na sa mga taong kakikilala niya lamang. Si General lang kaya sa isang lalaking pinakisamahan niya ng ayos dahil malaki ang pagkagusto niya rito. Nakakamatay talagang maling akala. Bulong niya habang nakikitig-tig sa bote ng alak na sa harapan niya. Nalipat ang tingin niya mula sa alak patungo sa inaakala niyang Prince Charming niya nang muli itong nagsalita. Are you really alone? Pagkumpirma ni Lennon. Agad siyang tumango bilang tugon. Biglang namula ang kanyang mga pisngi nang mahuli niya si Lennon na nakatingin sa bandang labi niya. Napanunok siya ng sariling daway na mapako ang mata niya sa mata ng binata. Mapupuksa akong uhaw ko sa pamamagitan ng paghalik sa kanya. Ang kanyang mukha'y sumisigaw ng kainosentihan at ang kanyang bango, nababaliw ako. Hindi ako uuwi hanggat hindi ko siya kasama. I won't go home until I am with her. I am going to spend this whole night with this woman. Lennon thought. Malimit ka ba rito? Tanong niya. Ngayon lang, ikaw. Tugon Lennon. Ngayon lang din. Aniya. Kinagat niya ang pangibabang labi niya. Is it okay if I ask kung bakit ka naririto ngayong gabi? Nahihiya niyang tanong. Tumango si Lennon. Tinawag niya ang waiter. Hinawakan niyang bote ng alak. Give us 5 more bottles. Aniya bago muling hinarap si Lennon. Now, balik tayo sa topic natin kanina. Kinuha ni Lennon ang wine glass sa kanya. Mabilis naman niyang sinalinan niyo na natitirang alak sa boteng hawak niya. Agad naman yung tinungga ni Lennon. My ex-girlfriend cheated on me with my half-brother, Lennon said. Nakita niya kung paano umigting ang pangalan nito at kung paano nito kiniyom ang mga kamay nito. I'm sorry if I ask, pinutol ni Lennon ang sasabihin niya. It's fine, don't worry. Ikaw, what brought you here? Lennon asked. Tumawa siya ng mapait. Hindi ako mahal ng taong mahal ko, tugon niya. Papatak na sana ang luha niya nang biglang iniaro ni Lennon ang wine glass sa kanya. Dumating na palang in-order niyang 5 pang bote ng alak. Nagtaka siya kung bakit binilik ni Lennon sa waiter ang dapat ay wine glass nito. Now, they have to use 1 goblet. Mabilis niyang nilaklak ang alak na inabot sa kanya ni Lennon. Nagpatuloy sila sa pag-inom habang tinatawanan nila ang kani-kanilang sitwasyon. You know what? I'm a Virgo and some freak out there told me about something interesting. Ang sabi niya, ngayong gabi ko raw makikilala ang taong bubuo ng aking pagkatao. Ang taong makakasama ko hanggang sa pagputi ng mga buhok ko. Kwento niya. Pulang-pula na ang kanyang mga pisngi dahil marami na siyang naiinom na alak. Napatingin siya sa mapangakit ng mga mata ni Lennon nang bigla siyang inakbayan ito. Hindi ako naniniwala sa hula, pero dahil sa sinabi mo parang gusto ko na rin maniwala. Mas lalo pang lumapit si Lennon sa kanya. Inawakan ito ang mga pisngi niya habang direktang nakatitig sa mga mata niya. Nakaramdam siya ng kakaibang kaba sa ginagawa ng binata. Ang ipinagtataka niya parang hindi yun ang unang beses na nangyari iyon. His presence. There is something to it. In a snap, they are kissing each other. Damang-dama ng dalawang bawat paggalaw ng kanilang mga labi. Hindi na natiis pa ni Lennon ang init ng katawan nito. Kaya sinama na siya nito sa kondo nito para ipagpatuloy ang kanilang nasimulan. Pwede ka pang umurong, ani Lennon habang nakatitig sa mga mata niya. You think uurong ako? Mapanuksong sagot niya. Ngumiti na nakakaloko si Lennon bago nito tuloy ang isinara ang pinto. Lumapit to sa kanya at inilis ang salamin niya. You look more beautiful without this, Lennon whispered. Tinapo nito ang salamin niya sa may sofa. I need to see clear. Lennon sealed her lips with his. Dahan-dahan hanggang sa unti-unti naging agresibo. Nagsimula nang umepekto ang alak sa kanilang dalawa.
Kasabay ng pagbuhos ng malakas na ulan, ang mga ungo na nagmistulang musika sa kani-kanilang mga tenga. "Thank you for giving me pleasure on this heartbreaking night," sabi ni Lennon bago siya niyakap. "Kung hindi siya babalik, ibubuhos kong lahat ng pagmamahal ko sa babaeng ito," naisip niya bago siya pumikit. Humikbi siya na mapagtanto niya ang nangyari. How could she give herself to a stranger? Hingal na hingal siya nang pulutin niya ang kanyang damit sa sahig. Isusuot na sana niya ang mga yon nang bigla siyang nakaramdam ng pagkahilo. Ang balak niyang pag-alis hindi natuloy bagkos, tumabi siya sa lalaking nakauna sa kanya at inuna ng braso nito. 2 months later, nalaman ni Adeline na nagdadalang tao siya. Nung una, takot na takot pa siya dahil hindi niya alam kung kaya niya bang magpakananay, ngunit hindi rin nagtagal ang takot na iyon. Lakas loob niyang tinuro ang lugar kung saan kusang loob niyang ibinigay ang kanyang sarili kay Lennon. "Kaya mo yan, Adeline. Huwag kang kakabahan. For sure matutuwa si Lennon kapag nalaman niya na magkakaanak na kayo," tura niya sa sarili. Punong-puno siya ng kasiyahan. Sa loob ng 2 buwang pagkasama nila ni Lennon, naramdaman niyang mahal nga nilang isa't isa. Pinakita ni Lennon sa kanya na karapat dapat siyang bigyan ng oras, atensyon at kalinga. Lahat ay pinapaalam ito sa kanya, maging ang lokasyon at ang mga ginagawa nito ay alam niya. Palagi siyang ina-update ni Lennon sa mga bagay-bagay at palagi rin siya nitong sinosorpresa araw-araw. Dahil sa mga kilos nito na pagtanto niya, hindi lang nagkataon ng lahat. Ang pagkikita nila sa club at ang pagiging magkasintahan nila, ang lahat ng iyo ay para sa magiging supling nila. Pipindutin na sana niya ang code para makapasok sa condo ni Lennon nang biglang may dumating na isang babae. Matangos ang ilong nito, kutis niebe ang balat, nakasoto ng pulang dress at stiletto. Kahit sino ay mapapalingon at hahanga sa taglay nitong kagandahan. Mayaman ang babae dahil hindi pipitsugin ang mga alahas na gamit nito. Napansin niya ang dala nitong paper bag. Tiyak na mamahaling gamit din ang laman noon. "Excuse me, miss. I guess you're lost. Mukhang malabo ng mga mata mo. You're going to open the wrong room," malambing na sabi ng babae. Inayos niya ang kanyang salamin at muli, tinitigan ang room number. "Thanks but no thanks. This is my boy." Napahinto siya sa pagsasalita nang marinig niya isang pamilyar na boses. "Hey babe, what are you doing here?" Malapad nang makita niya si Lennon. Excited siyang ibalita sa kanyang nobyo na nagdadalang tao siya kaya naman agad siyang humakbang papalapit dito. Lennon may sasabihin. Naiwan sa ere ang sasabihin niya nang biglang yumakap at humalik ang magandang babae kay Lennon. Bumagting bigla ang kanyang panga. Aba, at malandi pa lang babaeng ito. Bigla na lang nanlilingkis sa nangahalik ng kusino. Sigaw ng isip niya. Kihilahin na sana niyang dalaga sa nobyo, ngunit naman head ang mga paa niya. Hindi siya makagalaw sa kinatatayuan niya. Unti-unti uminit ang mga mata niya nang halikan pabalik ni Lennon ang magandang babae. Pakiramdam niya tinakasan siya ng dugo sa katawan. Nanginig ang mga tuhod niya habang pinapanood ang lalaking mahal niya na may kahalikang iba. "Babe, do you know her?" tanong ng babae habang nakayakap kay Lennon. Tahimik siyang nananalangin na sinabi ni Lennon na siya ang girlfriend niya. "Lennon, don't do this to me. Sabihin mo sa kanya na akong mahal mo, na ako lang nilalaman ng puso mo." Umaasa siyang kikilalanin siya ni Lennon bilang babaeng minamahal niya ngunit nabigo siya. Tinaasan lang siya ng kilay ng lalaking tinuring niyang mundo niya. "I don't know her, babe. Maybe she's one of the slots na mayroong matinding pangangailangan sa pera. Huwag mo na lang pansinin. Tara, pasok na tayo." Walang emosyong sambit ni Lennon. Sa puntong to, nakaramdam siya ng hapdi at kirot sa bandang dibdib niya. Para siyang sinaksak ng paulit-ulit. Nalamig ang kanyang buong katawan na para bang may kung sino nagbuhos ng tubig na may yelo sa kanya. Di rin niya nagawang ibuka ang bibig niya para magsalita. Natulala siya. Bigla siyang natakot ikurap ang kanyang mga mata dahil kapag ginawa niya yon, raragasa rito ang mga luha niyang kanina pang nagbabadyang pumatak. "Okay, babe. I miss you so much. Here, I bought you something. Magugustuhan mo to for sure." Bago humakbang paloob ng kondo ni Lennon, tiningnan muli ng kanyang kasintahan si Adeline. "Nice to meet you. Take care. Be careful next time ha, baka kasi mapagkamalan kang magnanakaw eh. Bili ka rin ng bagong salamin kasi mukhang defective." Mapait siyang umiti habang nakatingin sa pintong pinasukan nila.
She could not digest what just had happened. Hindi niya na halos maaninag ang room number ng kondo ni Lennon dahil sa mga luhang naguunahan sa pagdulo. Bakit ba naniwala pa ako sa hula? Natatawang sabi niya. Iniwan niya sa may pintuan ng ultrasound result na nakalagay sa isang brown envelope. Walang imik niyang linisan ng lugar kung saan naging masaya siya sa panandaliang panahon. Pagka-uwi niya sa kanyang apartment, nagsimula na siyang mag-empake ng kanyang mga gamit. Umuwi siya sa probinsya at doon niya palalakihin ang anak niya nang mag-isa. Naglula na siya sa bus ay tumunog ang kanyang cellphone. Napatawa siya ng pagak nang mabasa niya ang mensaheng galing sa lalaki na lubos sa pinagtitiwalaan niya. Sa lalaking ibinigay niya ang lahat-lahat ng meron siya. Adeline, I'm sorry. What we have, it's just a fling. Isang gabing pag-ibig lang tayo, Adeline. Nagigilty lang ako kaya niligawan kita. Nagkabalikan na kami ni Cynthia at magpapakasal na kami kapag nakuha niya na ang mamanahin niya. I hope you will move forward and may you find the right man for you. Thank you for the memories. Napamura siya sa kanyang isip. Ang isang paggabing pag-ibig na sinasabi mo, katumbas na ng kasalukuyan at mga susunod na araw ng buhay ko. Dahil sa ginawa mo, hindi mo na masisilayan ang magiging anak natin. Ani niya habang pinupunit ang litrado ng lalaking nanloko sa kanya. Mom, I have some good news for you. Sigawan ng 7 taong gulang na si Noel habang papasok sa pinto. Dali-daling sinilubong ni Adeline ang kanyang anak na si Noel Lee Davis. Kinamumuhian niya si Lennon pero nagawa pa rin niyang isunod sa pangalan nito ang kanilang anak. She gave him a warm hug before she kissed him on his cheeks. Hinawakan niya sa balikat si Noel at tumitig sa mga mata nito. His eyes, it always reminds her of him. Actually, his son is like a carbon copy of his father. Did Tita Rita fetch you? Tumango si Noel bilang tugon. Teka, ano pa rin yung good news ng smart boy ko? Tanong ni Adeline na baka sa mukhang excitement. Magkakaroon tayo ng grand vacation, mama. This time, si Noel naman ang yumakap sa kanyang ina. Grand vacation? Anong ibig mong sabihin, anak? I won the regional quiz bee today and my generous teacher rewarded me with this. Kinuha ni Noel ang kanyang backpack, ang 2 vouchers at 2 plane tickets. Look, mom! Nakangiting tinignan at kinuha ni Adeline ang hawak na plane ticket at vouchers ng kanyang anak. Nanlaki ang kanyang mga mata nang malaman niya kung saan lugar sila pupunta. Colombo Luxury Hotel? Anak, mahal dito ah. Hindi ba mamumulubi si teacher mo kapag pumunta tayo rito? Nag-aalala lang tanong ni Adeline. Hindi mo po ba nagustuhan, mom? Malungkot na sambit ni Noel habang nakatingin sa sahig. Hindi naman sa ganon. Nahinto si Adeline sa pagsasalita nang biglang umimik si Noel. Nilagay ko ang lahat ng effort ko into reaching the regional level dahil sa gantimpala na yon. Gusto ko na i-treat ka, mom. Ikaw ang aking super daddy, mom. Kulang pa po yan para sa lahat ng sacrifices mo at pagmamahal na binibigay mo po sa akin. Alam ko pong mahirap lang tayo pero nagawa mo pa po akong papasukin sa isang mamahaling private school. Please, mom, I want to go there with you. Litanya ni Noel. Adeline was touched by his son's words. Hindi yan namalay ng pagpatak ng kanyang mga luha. Napaawang ang kanyang bibig nang lumuhod sa kanyang harapan ang kaisa-isa niyang anak. Mom, please, kahit 1 linggo lang po, may paranas ko po sa inyo ang buhay na nais ko para sa ating dalawa. Paglaki ko po, magsisika po talaga ako para umamantay at maibigay ko po sa inyo. Hindi lang ang pangangailangan mo, kundi pati na rin po ang gusto mo. Nakayokong tura ni Noel. Tuluyan ang humikpe ng malakas si Adeline. Maaaring minala siya sa lalaking minahal niya, pero bawing-bawi naman siya kay Noel. Kahit gaano pa siya kapuot kay Lennon, nagpapasalamat pa rin siya rito dahil binigyan siya nito ng lalaking hindi siya iiwan. Nang lalaking mamahalin siya ng gusto at walang pag-iimbot. Pinatayo ni Adeline si Noel mula sa pagkakaluhod at pinunasan niya ang mga luha nito. Napangiti siya nang pungasan din ni Noel ang mga luhang bumabagsak sa kanyang mga pisngi. Niyakap niya na mahigpit si Noel. Thank you anak. Pinasaya mo na sobra si mommy ngayong araw. Thank you dahil nag-aral ka ng mabuti at thank you rin para dito. Nakangiti niyang pinakita kay Noel ang plane tickets at vouchers. Mom, does it mean... Kuminang ang mga mata ni Noel dahil sa kanilang naiisip. Yes,
Hindi ko sasayangin ang paghihirap mo, anak. Kaya magpalit ka na ng damit at mag-shopping tayo. We will celebrate your victory. Mangiyak-ngiyak pang wika ni Adeline. Isang linggo silang mananatili sa mamahaling hotel at wala silang gagastusin kahit 5. All thanks to Noel's efforts and to his teacher's kindness. Nang makagayak na ang mag-ina, ay naglakad na sila papunta sa paradahan ng tricycle. Tuwang-tuwa si Noel dahil sa wakas, makakapasok na siya sa super mall. Madalas kasi sa palengke lang sila namimili ng kanyang ina dahil mas malapit at mas murang bilihin doon. Mom, do you really have extra money for this? Baka po kasi sa mga susunod na araw, puro overtime na naman po kayo. Okay lang naman po sa akin kung mga lumang damit at bag na lang ang dadalhin natin doon eh. Ang importante po magkasama tayo doon. Seryosong sabi ni Noel habang nakatingin sa halos pudpud na tsinelas ng kanyang ina. Ginulo ni Adeline ang buhok ng kanyang anak. She is so blessed to have Noel in her life. Ikaw talaga, anak. Minsan lang naman eh. At saka, kaya naman nag-overtime si mommy eh para sa future mo. Ang bata-bata mo pa para mamroblema. Ganito, isipin mo na lang reward ko to sa'yo dahil mabait at matalino kang bata, okay ba? Nakataas ang kilay ni Adeline habang naghihintay ng tugon ni Noel. Sige po, pero... Tumayo si Noel at may ibinlong kay Adeline. Nanubig na naman ang mata ni Adeline nang sabihin ni Noel na dapat bumili rin siya ng kanyang damit at bagong sapin sa paa. Her child is so sweet and caring. Ma'am, sa super mall po bang punta ninyo? Okay lang po ba kung umalis na tayo kahit hindi pa pupuno? Baka po kasi gabihin kayo mamaya pag uwi. Patay na oras po ngayon, madalang pasahero. Ani ng tricycle driver na sinasakyan na mag-ina. Nagkwenta sa isip niya si Adeline bago siya tumugon. Sige po, manong. Makalipas ang 30 minutong biyahe, nakarating din sa wakas si na Adeline at Noel sa super mall. Dumiretso muna sila sa Jollibee para maghapunan at pagkatapos, tumungo na sila sa department store para mamili ng mga damit. Ma'am, doon po muna tayo sa women's apparel. Tulungan ko po kayong pumili ng mga damit na babagay po sa iyo. So, suggestion ni Noel. Tututol pa sana si Adeline pero hinila na siya ni Noel papunta sa women's apparel section. Hindi mapigil ang umiti ni Adeline sa mga pinipiling damit ng kanyang anak para sa kanya. He knows what her mom's style is. Napawi ang ngiti ni Adeline nang marinig niya ang boses ng isang lalaking mamimili rin ng damit sa tapat nila. Miss, give me the most expensive red dress you have here. Utos ni Lennon sa sales lady. Nanigas sa kinatatayuan niya si Adeline na makita niya ang ama ng anak niya. He hasn't changed at all. Kung paano niya nakikita si Lennon sa kanyang alaala, ganoon pa rin ang itsura at postura nito. Hindi niya mapigilan na mapatanong sa kanyang isip. Alam kaya ni Lennon na may anak silang dalawa? Hinanap pa sila nito? Nagsisiba siya sa ginawa niya kaya nandito siya ngayon sa probinsya para hanapin si Adeline? Babe, I will be late tonight. I have some important matters to attend to. Please enjoy yourself there habang wala pa ako. Thank you nga pala sa pagsama mo sa akin dito sa San Martin. Nang marinig iyon ni Adeline, alam na niya ang sagot sa mga katanungan niya. Nagtama ang mga mata nila ni Lennon nang bigla itong dumingon sa direksyon niya. Adeline? Bulong niya. Mom, I think this one suits you more. Look at the design. Mabilis tinakpan ni Adeline ang bibig ni Noel. Nakayuko siyang lumakad palayo. Hawak niya isang kamay ni Noel at sinenyasan niya ito na huwag muna magsalita. Kunot noon naman niyang sinunod ang kanyang nag-iisang anak. Kinusot ni Lennon ang kanyang mga mata at ipinikit iyon. Hindi kasi siya makapaniwala na after 7 years, makikita niyang muli si Adeline. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. There is no one here. Bakit pa naisip ko ang itsura ng babaeng iyon? Am I still guilty for what I did to her 7 years ago? Umiling siya at lumakad na papunta sa kahera. Hindi ko dapat siya iniisip sa ngayon. Magpo-propose na ako kay Cynthia mamaya. I should focus on making her happy instead of thinking about weird things. Humihingal namang huminto ang mag-ina sa kids section. Pirunasan ni Adeline ang tumatagaktak na pawis niya sa kanyang mukha. Air conditioned sa loob ng mall pero eto siya at pinagpapawisan. Mom, what's wrong? Bakit tayo tumatakpo at nagtatago na parang wanted na tao? Tanong ni Noel. Anak, sinubukan lang ni mommy kung kaya pa ba nating tumakbo ng mabilis? Buti na lang malakas ang stamina natin.
Pagpapalusot ni Adeline. Eh bakit niyo po tinakpan ang bibig ko kanina? Adeline smiled. Matalino talaga ang anak niya. Di na mahalaga yon anak. Halika, pumili na tayo ng mga bagong damit mo. Excited na si mommy sa bakasyon nating dalawa. Mabuti na lang pinayagan ako ng ama kong umabsent sa work ngayong gabi. Noel did not ask more questions. Tuwang-tuwa siyang pinapanood ni Adeline habang pumipili ng bagong damit, shorts at pants. Your son, right? Napalingon si Adeline sa babaeng bigla na lamang sumulpot sa tabi niya. Yes, he is my son. And you are? Kumunot ang noo ni Adeline. That woman looks familiar. Hindi niya lang matandaan kung saan niya ito nakita. Hindi sinagot ng babae ang tanong ni Adeline. Ang iyong anak kamukhang kamukha na isang taong malapit sa aking puso. Here! Iniabot ng babae ang sobre kay Adeline. Give it to him and let him buy what he wants. Ma'am, I'm sorry pero hindi ko po ito matatanggap. I don't even know you at isa pa po. Inawakan ng babae ang kamay ni Adeline. Pinakimkim sa kanyang sobre. Take it. Don't worry. Hindi ako naniningil. Natutuwa lang talaga ako sa anak mo. I must say, maayos mo siyang napalaki. Sambit ng babae habang nakatingin kay Noel. Anyway, I have to go. Regarding my name, I will tell it to you when we meet again. Salamat po rito. Maraming salamat po. Nag-aalang ang sambit ni Adeline. Gusto niya talagang ibalik kung ano man ang naman na sobra sa babae, pero mukhang dito papayag na hindi niya yung tatanggapin. You're welcome, the woman said with a beautiful smile on her face. Nang makaalis ang babae, agad nang binuklat ni Adeline ang sobre. Napatakip sa kanyang bibig ang isa niyang kamay at namilog ang mga mata niya na makita niyang check ang nagkakahalaga na 100,000 piso. Who are you? Kung sino ka man, may God bless you more. I can't believe this. Nagtatakbo si Adeline sa direksyon ni Noel at maluhaluhan niyang ipinakita ang sobre sa bata. Mom, why are you crying? Pinahid ni Noel ang luha sa pisngi ng kanyang mommy. Ipag-o-open kita ng account sa bangko, anak. Sisimulan na ni mommy mag-ipon para sa pag-aaral mo sa kolehiyo. Mom, matagal pa po yun. Huwag ka na pong umiyak dahil gagalingan ko po para maging full scholar ako hanggang college. I love you, Mom. Niyakap na mahigpit ni Noel si Adeline. I am so blessed to have you, Mom. At hindi po ako magsasawang sabihin niyon. I love you too, anak. Sa hindi kalayuan, nakangiting nagmamasid ang babaeng nagbigay ng cheque kay Adeline. She is a good mother. She earned my respect. Sambit ng babae bago tuloy ang umalis ng department store. What took you so long? Ines na bunga ni Cynthia sa kanyang longtime boyfriend. I'm sorry. Naipit ako sa sobrang traffic. Tugon ni Lennon. Inalikan niya si Cynthia sa pisngi bago siya umupo. Kamusta yung pinapagawa ko sa'yo? Pumayag na ba ang mga taga-baryo? Napansin ni Lennon na tahimik sa paligid. Lumingali nga siya. Nasaan ang mga empleyado mo rito? Bakit walang waiters na nagsiserve? I want some wine? Aniya. Bumuntong hininga sa Cynthia habang pinagmamastan ang bagong linis niyang mga kuko. Pinauwi ko na sila. Ang tagal mo kasing dumating. Walang emosyong tura niya. Napabuntong hininga si Lennon bago niya inilabas sa paper bag ang eleganteng pulang damit. Lumakad siya patungo sa likuran ni Cynthia. He hugged and kissed her like he used to. Lennon, ano ba? I am not in the mood. Pwede ba? Bumalik ka na lamang sa upuan mo. Sambit ni Cynthia. Habang umiirap. Babe, please don't get mad at me. Look, I bought something for you. Nakangiting pinakita ni Lemon ang pulay kulang dress kay Cynthia. Ang kanyang kasintahan mahilig sa mga pulang damit kaya inaasahan niya na makakaramdam siya ng kagalakan at pasasalamat. Ngunit hindi ko gusto ang disenyo. Masyado makaluma. Nilibot ni Cynthia ang kanyang mga mata bago niya inalis ang mga kamay ni Lennon sa kanyang mga balikat. Tumayo siya mula sa pagkakaupo ng prente at pagkatapos dumakad palayo sa kanyang boyfriend. Kunot noong binalik ni Lennon sa loob ng paper bag ang pulang dress na binili niya. Babe, what's wrong? I already apologize for being late. 5 minutes lang din naman akong nahuli. Bakit pa ganyan ka? Wika ni Lennon habang mahigpit na hawak-hawak ang paper bag. Namewang si Cynthia, tinitigan si Lennon ng matalim. Anong petsa ngayon? Malumanin na tanong ni Cynthia. Ano? Balik tanong ni Lennon. Sabi ko, anong date ngayon? Ulit ni Cynthia sa sarili.
Tinapik niya ang mga paan niya sa sahig habang nakataas ang kilay. Naiinis na talaga siya dahil dumaan na buong maghapon na hindi man lang siya binabati ni Lennon. March 12. Saglit na tumigil si Lennon. Dali-dali siyang lumakad papalapit kay Cynthia. See? You forgot that it's my birthday. Taon-taon na lang ba, Lennon? Yung totoo, ano ba talaga ako para sa'yo, ha? Cynthia, do you really need to ask me about that? Hindi pa ba obvious? Mahal kita. Mahal na mahal. Hindi mo ba yon nararamdaman? Makikita sa kanya mga mata kung gaano siya nasasaktan. Nagngit-ngit ang ipin ni Cynthia. Come on, Lennon. Binabaligtad mo na naman ang sitwasyon eh. Kung mahalaga ako sa'yo, bakit palagi mo na nakakalimutan ang birthday ko? Bagyang tumaas ang boses ni Cynthia. Mabuti't sila na lang dalawa ni Lennon ang tao sa kanyang restaurant. Dahil kung hindi, siya na naman na magiging main topic ng mga chismosa niyang employees. I'm sorry, can we just forget about it? Halos araw-araw kitang binibilhan ng regalo. Halos araw-araw din tayong kumakain sa labas. Maybe those were the reasons why I always forget the date of your birth. Lennon exclaimed. Humakbang si Cynthia papalapit kay Lennon bago siya tumawa ng pagak. Kinuha niya ang buhat sa kamay ni Lennon ang paper bag. I'm grateful na alam mo ang paborito kong kulay ng dress pero tingnan mo ang design nito. Magmumukha akong katulong kapag sinuot ko to. Nanlaki ang mga mata ni Lennon na biglang tinapon ni Cynthia sa sahig ang damit na pinaghirapan niyang hanapin. Yes, nagpunta siya sa anim na mall para lang maghanap ng ganyang design plus ang mahal talaga. Napasabunot si Lennon sa kanyang buhok nang tinapak-tapakan pa ito ni Cynthia. I am so done with you. Alam mo, Lennon, nagsisisi talaga ako na binalikan pa kita. Sana pinili ko na lang manatili sa tabi ng half-brother mo si Jacob. Napahagat sa kanyang labi si Lennon, sabay kuyom ng kanyang mga kamao. Lennon, calm down. Galit lang si Cynthia kaya niya nasabi ang mga yon. Do what you're supposed to do, he thought. Napataas ang kilay ni Cynthia nang biglang lumuhod sa harapan niya si Lennon. What are you doing? Matari na tanong niya. Cynthia, please, spend the rest of your life with me. Will you marry me? Narinig ni Lennon ang tibok ng kanyang puso sa sandaling iyon. Sobrang bilis ang tibok ng puso niya dahil sa kaba. Pinagpapawis na rin siya ng malamig. Unti-unti kumurba ang labi ni Lennon nang alalayan siya patayo ni Cynthia. Naalala niya kung paano siya pinilit ng dalaga na ipaglaban ang kanyang karapatan bilang isang Davis. Si Cynthia ang dahilan kung bakit siya matagumpay ngayon. Higit pa sa pagkilala ang kanyang natanggap buhat sa kanyang ama nang dahil kay Cynthia. Pinamanahan din siya nito ng kaparehas ng sa kanyang kapatid na si Jacob. Cynthia should feel ecstatic right now pero hindi yon ang nararamdaman niya sa pagkakataong ito. Niyakap niya na mahigpit si Lennon at pagkatapos, tinapik niya ang likod nito. Itago mo muna ang singsing na yan. Let us break up, Lennon. I'm sorry. I hope you will find the right woman for you. Hinalikan muna ni Cynthia sa pisngi si Lennon bago siya tuluyang umalis. Napaupo sa sahig ang CEO. Nabitawan niyang singsing at gumulong to patungo sa may pintuan. Sinampal ni Lennon ang sarili ng ilang ulit. Nais niyang maniwala na panaginip lamang lahat pero nagkamali siya. Totoong iniwan na siya ng babaeng nais niyang makasama hanggang sa kanyang pagtanda. Nagsisigaw siya habang pinagsusuntok ang sahig. Unang beses niyang umiyak nang dahil sa isang babae. Manang, sa tabi lang po. Pakihintay na lang po ako rito, may kukunin lang po ako. Ani Adeline, bago bumaba ng tricycle. Mom, hintay na lang po kita rito. Sigurado ka ba, Noel? Ayaw mong sumama sa akin sa loob? Parinigurado ni Adeline. Tumango si Noel bilang pagkumpirma. Manong, makikibantay po muna sa anak ko, ha? Palihim na kinuha ni Adeline ang kanyang cellphone at kinuha ng litrato ang driver ng tricycle na sinasakay nila. Kumakanta-kanta pa si Adeline habang naglalakad patungo sa restaurant kung saan siya sumasideline. Pagbukas niya ng pinto, lalakad na sana papunta sa kanyang locker na mapansin niyang kumikinang nasingsing. Daan-daan siyang pumihit at yumuko para kunin ang singsing. Ginto, napakaganda. Teka, diamond ba to? Kinagat niya ang singsing. Mukhang mamahalin talaga. Kanino kaya to? Manghang tura ni Adeline. Lumingali nga siya sa paligid. Hindi niya nakita si Lennon dahil nakaupo ito sa sahig. Huminto na rin sa pagtangis ang binata. Lord, bigay mo po ba to sa akin? Isang lako na po ba para may pocket money kami ni Noel papunta sa Colombo? Mas magmamahal pa nga palang value nito pagtagal ng panahon.
Itago ko na muna. Ilalagay na sana ni Adeline sa bulsa ng kanyang pantalon ang singsing nang bigla niyang narinig ang mga yabag na papalapit sa kanya. Nag-sign of the cross pa siya nang maalala niya ang sabi-sabi na may nagpapakita raw white lady sa restaurant na iyon kapag malalim ng gabi. Halos mapatalon si Adeline nang biglang may nagsalita sa likuran niya. "Take your hands off my ring," Lennon said. Tila naubusan ng pulang dugo ang mukha ni Adeline na makita niyang galit na refleksyon ni Lennon sa glass door. "Hey, give me back my ring," ani Lennon habang hinihilot ang kanyang noo. Pumikit saglit si Adeline. She took a deep breath. Then she counted from 1 to 3 in her mind. 1, 2, 3. Nagmamadaling tumayo si Adeline. Tumakbo patungo sa tricycle. Dala-dala niya ang singsing. Hindi na siya lumingon habang tumatakbo dahil ayaw niyang makita ni Lennon ang pagmumukha niya. Humihingal siyang sumakay sa tricycle. "Manong, tara na! Dali!" Tarantang sabi ni Adeline. "Mom, what's going on?" Kumunot ang noo ni Noel. Nang makita niyang humahangos na si Lennon ay namangha siya. Kinusot pa niya ang kanyang mga mata dahil kamukhang kamukha niya ang lalaking iyon. "May humahabol ba sa'yo, Mom?" Umiling si Adeline sabay kuha ng mineral water. Naubos niya iyon sa isang inuman. "Nakita yata si Mommy ng multo, anak." "Talaga ba, Mom?" Gulat na tanong ni Noel. "Siguro si Daddy nga talaga yung nakita ko. Bakit kaya siya nagpakita sa amin ni Mommy? Namimiss na ba niya kami? Kaya siya tumaka sa heaven?" Noel thought while looking at her mom. "Just kidding. Halika nga." Niyakap na mahigpit ni Adeline ang kanyang anak. "Ano ba ang nangyayari? Bakit nakita ko na naman ang lalaking yon?" Isip ni Adeline. "Kung ganon, hindi nakita ni Mommy si Daddy? Sayang naman." Napatingin si Adeline sa singsing na pagmamayari ni Lennon. Kasyang-kasya iyon sa kanyang palasingsingan. Sa pagkataranta niya kanina, bigla niyang naisot sa kanyang daliri ang singsing. Inimagine pa niyang po pwedeng mangyari kung sakaling makilala siya ng kanyang ex-boyfriend. Bumalik lang siya sa wisyo na magsalita si Noel. "Mom, bakit parang sinusundan po tayo ng kotseng yon?" Ani Noel habang nakatingin sa kotseng nakabuntot sa sinasakyan nila. Naparunok ng sunod-sunod si Adeline habang nakahawak sa kanyang dibdib. She could clearly hear her heartbeats. Pinagpapawisan niya rin siya na malamig. "Ibalik mo sa akin ang singsing kung sino ka man. Shit, this day really sucks." Inis na sabi ni Lennon habang mabilis na minamaneho ang kanyang kotse. "I will put you behind bars kapag nahuli kita, thief." Lalo pa ngang binilisan ni Lennon ang pagpapatakbo ng kanyang kotse. Pero lalo ding bumibilis ang takbo ng tricycle na hinahabol niya. "Shit, you are dead when I catch you." Nagingit-ngit na sambit ni Lennon. Biglang bumagal ang pagpapatakbo niya nang maalala niyang refleksyon sa glass door ng babaeng nakakuha ng kanyang singsing. "Adeline?" Napatigil siya sa pagsasalita at umiling. "Is there something wrong with me? Nakita ko rin siya kanina sa super malls. Shit! Minumulto na yata ako ng konsensya ko. Padalawang beses ko na siyang nakita ngayong araw." Inalala ni Lennon ang gabing iyon kung saan pareho silang nag-iinit ni Adeline. Hindi niya namalayan, nakangiti na pala siya. "I need to confirm kung si Adeline ba talagang nakita ko today." Muli niyang binilisan ang pagpapatakbo ng kanyang sasakyan. Agad namang nagpakitang gilas ang tricycle driver nang sabihin ni Adeline na titriplihin niyang ibabayad dito. Desperada na siya. She must avoid that man at all cost. Nakakapit na mahigpit si Adeline at Noel nang iharurot ng driver ang sinasakyan nilang tricycle. Napatingin si Adeline sa singsing na nakasuot sa kanyang daliri. Paano kung para talaga sa akin ang singsing na ito? Paano kung di lang nagkataon ang lahat? Paano kung... Nahimasmasan si Adeline nang bigla niyang narinig ang boses ng kanyang anak. "Mom, I'm scared. Baka pumabangga tayo kung ganito kabilis ang pagpapatakbo ni Manong. Madilim pa naman po ang kalye." Bumitaw si Noel sa hawakan ng tricycle at yumakap na mahigpit sa kanyang ina. "Huwag kang mag-alala, anak. Maingat naman si Manong, di ba, Manong?" Pagsisiguro ni Adeline. "Opo, Mom. Maingat po ako magmaneho dahil takot po ako makulong. May pamilya din po kasi akong uuwian kaya kailangan mag-ingat palagi." Tugon ng driver. Malayo-layo rin ang kanilang nilakbay. Ilang barangay na lang at makakauwi na sina Adeline at Noel sa kanilang munting tahanan.
Di rin sila pwedeng mapuyat dahil maaga pang flight nila kinabukasan. Noel, you can sleep if you're sleepy. Babantayan ka ni Mommy. No, Mom. I'm afraid something might happen if I close my eyes. Babantayan din po kita, Mommy. Malambing na usal ni Noel. Ma'am, ang bait naman po ng anak ninyo. Napalaki niyo po siya ng maayos. Ani ng tricycle driver. Umiti siya na makita niyang makipot na daan. Nakaisip siya na magandang plano para maisahan ang lalaking humahabol sa kanila. Ma'am, pagtapat po natin sa may eskinitang iyon, bubaba po kayo saglit at lumakad po kayo hanggang dulo noon. Aabangan ko po kayo doon, sabi ng tricycle driver. Seryoso po ba kayo? Napakadilim po ng eskinitang yon. Baka mamaya mapahamak pa kami ng anak ko. Komento ni Adeline. Yun lang po ang nakikita kong paraan para hindi na ho tayo masundan ng lalaking humahabol sa inyo. Kaano-ano niyo ho ba iyon? Ex-husband? Usyoso ng driver. Tumaas ang kilay ni Adeline. He is not my ex-husband. Patay na ang ama ng anak ko. May diin niyang sagot. Pasensya na po kayo, ma'am. Condolence po. Malungkot na sambit ng driver. Niyakap na mahigpit ni Noel ang kanyang ina. Mom, pagbalik po natin galing sa Colombo, bisitahin po natin ang puntod ni Dad, ha? 7 taong gulang na po ako pero ni minsan, hindi ko pa rin po siya nabibisita. Kahit yung libingan lamang po niya. Mangiyak-ngiyak na sabi ni Noel. Hindi na kaimik si Adeline. She felt sorry for her child. Hindi naman niya ginustong magsinungaling. Pero yun na lang din kasi ang naisap niyang paraan para hindi na siya nito paghanapan. Mas gusto pa nga niyang isipin itong patay na ang kanyang ama kaysa masaktan to sa katotohanan na inabandon na sila nito. Nagagalit pa rin siya sa tuwing maiisip niyang hindi man lamang sila hinahanap ni Lennon. Matapos niyang iwan ang ultrasound result noon sa harap ng pinto ng kondo nito. Bago pa mas uminit ang mga tagpo, napagpasya na ni Adeline na bumaba ng tricycle at sundin ang mga payo ng matandang driver. Mom, are you okay? Sorry po. Alam ko pong namimiss niyo rin si Daddy katulad ko, ani Noel. Okay lang ako, anak. Matipid na tugon ni Adeline. Sino po pala yung humahabol sa atin? Tsaka bakit niya po tayo sinusundan? Kidnapper po ba siya? Dagdag na tanong ni Noel. Tumigil sa paglalakad si Adeline at yumuko para titigan si Noel ng diretso sa mga mata nito. He is a bad guy, so we need to run as fast as we can. Do you understand, Noel? She needs to say it para mas mapabilis ang kanilang paglalakad. Hinawakan niyang muli ang kamay ni Noel. Pagtayo ni Adeline na aninag niya ang galit na mukha ni Lennon mula sa bukana na eskinitang pinasukan nila. Dulot ng adrenaline rush, binuhat niya kagad si Noel at nagtatakbo sa dulo ng eskinita kung saan naghihintay ang tricycle driver. Nagulat si Noel sa ginawang yun ni Adeline. He was 4 years old when her mother carried him like that. Napangiti siya at kumapit ng mahigpit sa kanyang ina. Manong, tara na po, aya ni Adeline. Agad na pinatakbo na mabilis ng driver ang kanyang tricycle. Nakahinga na maluwag si Adeline nang hindi niya na nakita na nakabuntot sa kanila ang sasakyan Lennon. Hingal na hingal pa rin siya dahil sa pagbuhat niya kay Noel habang tumatakbo. Mom, ikaw po ang superhero ko? Ginulo ni Adeline ang buhok ni Noel at pagkatapos ay niyakap ito. Hinalikan niya rin ang kanyang anak sa noon ito. Samantala, naubusan na ng hangin si Lennon. Nang makalabas siya na eskinita, ang kanyang kaliwang kamay nakahawak sa kanyang dibdib habang ang kanyang kanang kamay nakapatong naman sa kanyang tuhod. Nilingon niya ang magkabilang direksyon ng kalye. Wala na doon ang babaeng hinahabol niya. Shit! Ani Lennon habang pinagsisipa ang poste ng ilaw. Nanlalambot siyang bumalik ng kanyang sasakyan. I lost it! I have wasted 5 million pesos on that ring. Shit! Wala sa mood na sinagot ni Lennon ang tumutunog niyang cellphone. Divina, her stepsister, was calling her. What do you need? Masungit niyang bungad habang binubuhay ang Bluetooth at hinahanap ang kanyang earbuds. How sweet of you! Divina, wala ko sa mood makipag-asaran. Ano bang pakay mo? Bakit ka napatawag? Nang makita niya na ang kanyang earbuds, sinuot niya ito at nagsimula ng magmaneho pabalik sa kanilang hotel. We are going to Colombo tomorrow morning. Show up on time. Maiwan ka ng flight kung pabagal-bagal ka. So, Mr. Newton accepted my invitation. Okay. Send the flight details to me via email. I'll be busy tonight. I-revise ko pa yung proposal. Seryosong tura ni Lennon. Wala man lang thank you.
Lennon ended the call without saying thank you to her stepsister. Ines na ines sa kabilang linya sa Divina, pero hindi na rin yon bago sa kanya. Umasa lang siya na baka may pagbabago na sa ugali ng kanyang kuya. Columbo, wait for me. Sisiguraduhin kung sa akin ka mapupunta at hindi sa asbag kong kapatid na si Jacob. Tiimbagang niyang wika. Good morning po, ma'am and sir. Welcome to Columbo Luxury Hotel. If you need something, please don't hesitate to call us for assistance. Bati na magandang staff ng hotel, kina Lennon at Divina. Pulang-pula ang pisngi nito dahil sa blush on. Nginitian ni Divina ang staff ng hotel. Thank you. We will call you if you need something. She said. Her eyes were smiling too. Siniko ni Divina si Lennon pero talagang dead malamang ito. Welcome to Columbo, Miss and Mr. Davis. Bati ng manager ng hotel. Where is Mr. Newton? Tanong ni Lennon. Hindi man lang niya binati ang manager ng hotel. He is still attending a meeting but he will arrive later. Sir Lennon, for now let me take you to your respective rooms. After that, I can tour you around if you want to. Sambit ng manager habang pilit na humingiti. Give us our room cards. Kaya na naming hanapin ang aming mga rooms. We have here our bodyguards to assist us. Another thing, we are exhausted. We need to take a rest first. Prangkang sagot ni Lennon. Matapos nun, dire-diretso nang naglakad. Patungo sa kinaroroonan ng elevator ang magkapatid kasama ng kanilang mga bodyguards. Naiwang napapakamot sa ulo habang napapahiling ang manager at mga staff ng hotel sa may counter. Ang sungit mo talaga kahit kailan. Angel na Divina sa kanyang stepbrother. Hindi pa rin ba siya sanay? Tanong ni Lennon. Sanay na. Hindi ka pa rin ba nananawa sa pagiging ganyan? Anyway, ano palang nakain mo at nakasuot ka ng ganyan? Nakataas ang kilay ni Divina habang pinagmamasdan ang kabuuan ni Lennon. Nakasuot to ng isang loose shirt, jogger pants at chinelas. Tinanghali ako ng gising eh. Pagdating ko sa room ko, doon ako liligo at magbibihis ng ayos. Paliwanag ni Lennon. Tumawa si Divina. Takot ka pa rin palang maiwan, no? Don't worry. Gwapo ka pa rin naman kahit kanya ng suot mo. Aniya. Tinignan na masama ni Lennon sa Divina. Ikaw, bakit kanya ng suot mo? Mukha kang tatalon sa pool anumang oras eh. Pangaasar naman ni Lennon. Nakasuot kasi sa Divina ng white long sleeves with black sports bra inside and rugged shorts naman sa pangibaba. Idagdag pa ang suot nitong black shades. Wala kang talagang alam sa latest fashion trend. At least hindi ako mukhang kababangon lang sa kama. Depensa ni Divina. Nagpipigil ng tawa ang dalawang bodyguards nila sa kanilang likuran. Nasaksihan ng mga ito ang paglakin na Divina at Lennon at hanggang ngayon wala pa rin pagbabago sa magkapatid. Naging libangan na talaga nila ang asarin ng isa't isa. Minsan nga napagkamalan pa silang magkasintahan dahil sa close na silang dalawa. Room 309, bulong ni Lennon. Actually, sa room 209 ka dapat. Pinalitan ko lang. Mas maganda kasi ang view sa salid na yon. Ana Divina. Ikaw, saan ang room mo? Baka mamaya, kasama mo palang boyfriend mo rito ha? Tatamaan ka sa akin. Banta ni Lennon. He's always protective when it comes to Divina. Nasa Cebu po ang boyfriend ko, Kuya. Sambit na Divina sabay irap ng kanyang mga mata. Hey, watch your every move. Kapag nalusutan ako na magkasintahan at nabuntis yung babaeng yun ng wala sa oras, mapapatay ako ni Papa. Papatay naman kita kapag nangyari yon. Maliwanag ba? Wika ni Lennon sa bodyguard na Divina. Yes, sir. Babantayin ko po ng maayos si Ma'am Divina. Unang lumabas ng elevator, sina Divina at ang kanyang bodyguard. Magkatabi na lang silang dalawa. Sakalang napansin ni Lennon ang ibang lula ng elevator. Nagtaka siya kung bakit nakatalikod sa kanyang isang babae. Yakap-yakap itong isang batang lalaki at may dalawang maleta silang daladala. Hindi rin nagsasalita ang mga ito. Lumayo si Lennon sa dalawa. Weird. Bulong ni Lennon. Nang tumunog ang elevator, lumabas agad si Lennon kasama ng kanyang bodyguard. Sa room 309 siya nagtungo, samantalang ang bodyguard naman niya ay sa room 308. Magsasara na sana ang elevator nang bigla itong pigilan ni Adeline. Mom, pwede na po ba tayo magsalita? Tanong ni Noel. Oo anak, pwede na. Tugon ni Adeline. Bakit po ngayon lang tayo lumabas ng elevator? Tanong ulit ni Noel. Ah, mas okay kasi anak yung huling lumalabas ng elevator para ma-check natin kung safe ba yung lalakaran nating aisle.
Butil-butil ang mga pawis sa noo ni Adeline. Hanggang dito ba naman makikita ko pa rin siya? Diyos ko, mamamatay na yata ako sa nerbiyos. Mukhang di ko may enjoy ang bakasyong ito dahil sa kanya. Piping sigaw ng isip niya. Ganun po ba? Alam mo, ma'am, hindi pa rin po ako makapaniwala na nandito na tayo sa Colombo. Isa pa po ito sa mga lugar na nais kong puntahan. And God is great dahil hindi lang po akong dinala niya rito, kundi pati na rin po kayo. I feel ecstatic, sigaw ni Noel. Di niya napigilan ang kaligayahan. Hinaplos ni Adeline ang mga pisngi ni Noel. Thank you, anak, ha? Pasensya ka na kasi hindi afford ni mommy dadalhin ka sa mga gantong klaseng lugar. Hayaan mo, mas lalo magsisikap si mommy para ako naman ang magdadala sa'yo sa iba mo pang dream destinations. Naluluhang sambet ni Adeline. Mom, having you is enough for me. I couldn't ask for more. Masaya na po ako kapag nakikita ko kayong healthy at masaya. Sobrang yaman ko po dahil meron akong mommy na gaya mo. Wika ni Noel. Napakalambing talaga ng anak ko. Manang-mana ka sa... Kay daddy po ba? Sweet din po ba si daddy? Biglang tanong ni Noel. Anak, saan ang room natin? Excited na akong humiga sa napakalambot na kama. Sa katre lang kasi sila tumutulog ni Noel. Yari yon sa kawayan kaya medyo masakit yon sa likod. Lalo na kung wala namang sapin. Room 310 po, mommy. Teka po, 306, 307, 308, 309. Eto, mommy, dito po tayo. Nakangiting turo ni Noel. Sinwipe ni Adeline ang card niya sa pinto na nakalock, tsaka mabilis nang bumukas pagkatapos. Wow, ang astig! Sabi ni Noel, sabay pasok sa room ng silid. Naiwan si Adeline sa may pintuan, daladala ang kanilang dalawang maleta. Iniikot niya ang kanyang mata sa loob ng kanilang silid. Napaawa ang kanyang bibig sa kanyang nakita. Ganito pala kapag first class hotel? Grabe, sobrang ganda! Ani Adeline. Nagtatakpo si Noel pabalik kay Adeline para kunin ang isang maleta sa kamay ng kanyang ina. Lumabas si Lennon sa room 309 para kunin ang kanyang extra baggage. Nakita niya ang isang nakatalikod na babae na may hawak na isang maleta sa katapat na silid. Teka, siya yung babae kanina sa may elevator, ah. Nakangiting tura ni Lennon. Nahagip ng bahagya ng kanyang mga mata si Noel. Her child is handsome. Kalahati pa lang ng mukha niya, litaw na ang kanyang kagapuhan. Aniya bago niya kunin ang kanyang maleta at tuluyang pumasok sa loob ng kanyang silid. So, this is Colombo? Kaya naman pala katingkati ang mga kamay ni Papa na makuha ito. Manghang tura ni Jacob, ang stepbrother ni Lennon, habang nililibot ang kanyang mga mata sa labas ng hotel. Babe, do you really need my presence tomorrow? Tumawag kasi sa akin si Daddy. We need to make a surprise for my mom's birthday. Sambit ni Cynthia habang hinahaplos ang dibdib ni Jacob. Babe, iniiwasan mo ba si Lennon? Mahal mo pa ba siya? Seryosong tanong ni Jacob. Of course not. Wala ko ngayon sa tabi mo kung siyang mahal ko. Ano ka ba, Jacob? Nakakatampo ka naman eh. Nag-e-effort na nga akong samahan ka dito. Mas pinili kita kaysa sa mga business meetings ko tapos babanatan mo ko ng ganyan? Naginarting wika ni Cynthia, sabay talikod kay Jacob. Napangiti siya nang bigla siyang yakapin nito mula sa likuran. I'm sorry. Alam mo namang kalaban ko si Lennon sa bidding, hindi ba? Alam mo ring gustong gusto ka ni Mr. Newton. Wala ka namang gagawin bukas kung hindi titigan yung matanda eh. Baka nga kapag ninitaan mo yun eh, bigla yung mahimatay. Nagtawanan sina Cynthia at Jacob. Agad silang sinalubong ng mga staff ng hotel at hinatid sa kanilang silid. Room 313. Not bad. Ani Cynthia habang pinapanood si Jacob na bitbit ang kanilang mga maleta. Ano palang gagawin natin today? Wear your best dress. We're going to play some games. Tugon ni Jacob. Mahilig kasi ito maglaro ng poker, roulette at sports betting. Pilit na tumawa si Cynthia dahil naboboringan siya sa mga ganong bagay. Mas gusto niya pang magbabad sa pool maghapon kaysa makipagplastikan at makipaglaban sa kung sino-sinong elitista. Oh, okay, ani Cynthia. Ayaw mo? Sa lubong na kilay na tanong ni Jacob. No, of course, I like it. Basta nasa tabi kita, kahit ano pang gawin natin, I will not feel bored. Pagsisinungaling ni Cynthia.
Napatitig si Jacob sa mapulang labi ni Cynthia. After a minute, agresibo niyang hinalikan ito. Close the door, utos ni Jacob. I miss you so much, my dear Cynthia, dagdag pa niya. Nagtatakbo si Cynthia sa may pintuan at sinarang pinto. Pareho nilang na-miss ang isa't isa, kaya naman pareho rin silang sabik na muling matikman ang langit. Answer your phone, Cynthia. Hindi ako papayag na iwan mo na lang ako basta-basta dahil lang sa lintik na birthday na yun. Halos 10 beses nang tinatawagan ni Lennon ang kanyang ex-girlfriend na si Cynthia. Inaasahan niya na sisipot ito sa kanilang usapan. Umaasa rin siyang muli silang magkakabalikan. Buong akala niya tinutopak lang ito dahil nakalimutan niya ang araw ng kaarawan nito. I need you here, Cynthia. Kalmado ng bulong ni Lennon. Alam niyang giliw na giliw kay Cynthia may-ari ng Colombo na si Mr. Newton. Kung nasa tabi niya ito mamaya, sigurado siyang makukuha niya ang hotel na matagal ng pangarap ng kanyang papa. Shit! Sigaw ni Lennon sabay tapon ng kanyang cellphone sa sahig na patayin ni Cynthia ang kanyang tawag. Napapahawak siya sa kanyang sentido. Ilang oras na lang at magsisimula ng bidding. Sir Lennon, pinapatawag po kayo ni Miss Divina. Oras na raw po para sa breakfast. Na-move daw po bukas ang bidding at ang meeting nyo kay Mr. Newton. Nakayukong sambit ng kanyang bodyguard. Nanlisik ang mga mata ni Lennon nang tingnan niya to. So anong gagawin ko rito maghapon? Tutunga nga? Shit! Alam ni Mr. Newton kung gaano ako kadesperadong makuha ang hotel na to. Kaya siguro ganyan siya umasta. Once I got what I want, hindi ko siya papansinin. Anyway, dumating na ba siya? Tanong ni Lennon. Sino po? Natatakot na tanong ng bodyguard. Si Mr. Newton, malamang. Ano nga namang si Jacob? Use your brain. Nabali ang inis ni Lennon sa kanyang inosenteng bodyguard. Wala pa raw po, sabi ni Miss Divina. Mamaya pa raw pong gabi ang dating ni Mr. Newton. Diretsyang sagot ng kanyang bodyguard. Sige, mauna ka na sa dining area. Susunod na lang ako. Pakisabi kay Divina, may email ako sa kanya kagabi pa. Hindi pa niya nare-replyan. Kalmadong utos ni Lennon. Napalingon siya sa katapat na silid nang makita niyang likod ng isang batang nakasuot ng itim na speedo. Hindi malaman ni Lennon kung bakit gumagana ang pakaramdam niya kapag nasusulyapan niya to. Nakalis ng kanyang bodyguard na hindi niya namamalayan. Nang tumalikod siya para kunin ang kanyang v-neck t-shirt ay siya namang paglabas ni Adeline sa katapat na silid. Anak, huwag kang lalayo kay mami ha? Alam ko marunong kang lumangoy, pero ingat pa rin ha? Dala mo na bang goggles mo? Opo, mami. Dala ko po. Breakfast muna po tayo, mami, bago mag-swimming. Excited na si Noel para sa buong maghapon. Sobrang curious na rin niya kung anong klaseng mga pagkain ang makikita niya sa buffet table. Oo naman, anak. Heto nga't nagugutom na rin si mami, oh. Nilapit ni Adeline ang kanyang tiyan sa tenga ni Noel. Nagtawa na ng mag-ina nang biglang kumulo ang tiyan ni Adeline. Hinubad ulit ni Lennon ang kanyang v-neck t-shirt at nagsuot ng black long sleeve at white maong short. Isinusunan niya rito ang kanyang double rainbow swimming trunk. Habang naglalakad siya papunta sa may elevator, ay tumawag sa kanya si Divina. Umuna na akong kumain sa'yo. Ang bagal mo kasing kumilos eh. Siya nga pala kuya, aalis ako saglit ha. Magsishopping lang ako. Don't worry, kasama ko naman ang bodyguard ko. Okay, basta bumalik ka rito after lunch. Tugon ni Lennon. Kuya Lennon, 3 hours na lang, lunchtime na. Alam mo kulang sa akin ng 3 hours kapag nagsishopping ako. It's not my problem anymore. Kapag hindi ka nakabalik before lunch, asahan mo ng tawag ni Papa. Narinig ni Lennon ang pagmumura ni Divina sa kabilang linya, kaya pinatay na niya ang tawag. Dali-dali siya nagtatakbo patungo sa elevator. Ngunit, hindi niya na yun inabutan. Abot tenga ang ngiti ni Adeline nang makita niyang humahango si Lennon. Buti nga sa kanya, hindi siya nakaabot. Bulong niya. Ma'am, sino po yun? Tanong ni Noel. Ah, wala anak. May naalala lang si Mommy, sagot ni Adeline. Mommy, bawal po magsinungaling. Gusto niyo po bang humaba yung ilong niyo gaya na kay Pinocchio? Pananakot ni Noel. Napatawa si Adeline. Okay anak, sorry. Hindi ko kasi masagot ang tanong mo kanina kasi hindi naman kilala ni Mommy. Yung lalaki nagtatakbo kanina palapit dito sa elevator, paliwanag ni Adeline. Okay po, Mommy. Apology accepted. Noel screamed. Nagtawa na ng mag-ina sa loob ng elevator. Matapos kumain ng breakfast ni Noel at Adeline, ay dumiretso na si Noel sa may swimming pool.
Mahigpit ang bilin ng kanyang ina na huwag masyadong lalait baka mapunta siya sa malalim. Umalis saglit si Adeline para magbihis ng swimming attire. Halos malaglag ang panga ni Lennon nang makita niya si Noel habang nagtatampisaw ito sa pool. "That kid, who is he?" "Bakit? Bakit kamukhang-kamukha ko siya?" Hindi makapaniwalang sambit ni Lennon. Lalapitan na sana niya si Noel nang biglang dumating si Davina. "Kuya, hindi na ako tumuloy mag-shopping. Teka, bakit parang nakakita ka ng multo? Sino bang hinahanap mo?" Kunot noong tanong ni Davina. "Shit, where did that kid go? He's like my carbon copy when I was a kid." Inis na turan ni Lennon habang lumilingalinga sa paligid. Umalis na si Davina dahil alam niyang hindi siya papansinin ng kanyang kuya Lennon. Napatigil siya sa paglalakad nang maalala niyang sinabi ni Lennon kanina. "Carbon copy? Wait, OMG, did you see Noel? Nandito sina Adeline at Noel?" Bulalas ni Davina. "Mom, bakit po tayo nagtatago? Gusto ko pa pong mag-swimming." Nakatungong sambit ni Noel. "Anak, sorry. Yun lang ang naitugon ni Adeline kay Noel. Ayaw na niyang dagdagan ang kanyang kasalanan dito." Nang makita ni Adeline na umalis na si Lennon ay saka sila lumabas sa kanilang pinagtataguan. Nakahawak siya sa kamay ni Noel. Bumagsak ang mga balikat niya nang biglang bumitiw si Noel sa kanya. "Noel!" Ani ni Adeline, "may tinatago ka po ba sa akin, Mommy? Lately napansin ko pong para kayong laging balisa. May tinataguan po ba kayo? May malaki po ba kayong pagkakautang gaya ng mga napapanood ko sa TV?" Nakasimangot na tanong ni Noel. Magsasalita na sana si Adeline nang biglang may nagsalita sa kanyang likuran. "Is he your child?" tanong ng lalaki. Kumihit si Adeline at inakbayan si Noel. "Yes, and you are?" Kuminang ang mga mata ng lalaki at ngumiti na nakakaloko. "Have you met before?" Aniya, kumunot ang noo ni Adeline. "Bakit ba ako nakikipag-usap sa isang taong hindi ko naman kilala?" Ani ng isip niya. Umiling siya at pagkatapos ay tumalikod na sa lalaki. Dali-dali silang lumusong sa pool kasama si Noel. "Mommy, hindi mo po sinasagot yung tanong ko kanina," sabi ni Noel. Sabay lang ipalayo sa kanyang ina. Adeline swam towards Noel. Maingat siyang lumangoy dahil hindi naman siya sanay lumangoy. Buti na lang at nasa mababang part sila ng pool. She held his cheeks and kissed his forehead. "Sorry talaga anak, hindi pa pwedeng sabihin ni Mommy ngayon eh. Sana maunawaan mo si Mommy." Nagpout si Adeline at pagkatapos ay sumimangot. Alam niya hindi siya matitiis ng anak niya kapag malungkot siya. "Huwag ka na magalit kay Mommy please," dagdag pa niya. Pinag-cross ni Noel ang kanyang mga kamay sa tapat ng kanyang dibdib. Maya-maya pa ay hindi na rin niya napigilan ang kanyang sarili na yakapin ang kanyang ina. "Sorry po, Mommy. Nagtataka lang po talaga ako lately sa mga kinikilos mo. Kapag talaga, Mommy, nagkaroon ako ng trabaho, tutulungan po kitang mabayaran lahat ng pagkakautang mo." Hindi mapigil ang mapangiti ni Adeline sa kanyang naririnig buhat sa kanyang anak. "How could a 7-year-old child think like that? Dapat ngay puro laro at pag-aaral lang ang nasa isip nito. We're here to enjoy, Noel. Tama na munang karadramahan, ha? Tara na tilangwi tayo papunta doon," aya ni Adeline. Samantala, padabog na naglakad si Cynthia palapit sa nobyo niya. "Jacob, akala ko ba sa kasino tayo pupunta? Bakit nandito tayo sa pool? Nakapagsuot sana ako ng bikini ko. Alam kong dito tayo pupunta," reklamo ni Cynthia. "Sorry babe, may nakita kasi ako kanina. Akala ko kakilala ko." "Hindi pala," ani Jacob. "Bakit parang iting demonyo ka na naman? May pinaplano ka na naman bang masama?" kunot noong tanong ni Cynthia. "Wala, ini-imagine ko lang kung ano magiging reaksyon ng kapatid kong si Lennon kapag nakita niya bukas na magkasama tayo," pagsisinungaling ni Jacob. "Ang totoo, malakas ang kutob niya anak ni Lennon, ang batang nakita niya kanina. Hindi siya pwedeng magkamali. Kamukhang kamukha yun ng kanyang stepbrother." "Jacob! Jacob!" Inis na tawag ni Cynthia. Tinignan niya kung sinong tinitingnan ni Jacob. Umusok ang ilong niya nang makita niya si Adeline. Hindi niya napansin ang batang kasama nito dahil nakalubog si Noel sa tubig ng pool. "Aray!" daing ni Jacob nang sampalin siya ni Cynthia. "Bakit mo ba ako sinampal? Kanina pa kita tinatawag, hindi mo ako pinapansin. Attracted ka ba sa babaeng yun?" tinuro ni Cynthia si Adeline. "Hindi no," mabilis na sagot ni Jacob. "Eh bakit ang lagkit ng tingin mo sa kanya?" "Hindi ko binasura sa Lennon para lang ganyanin mo ako, Jacob. Umayos ka ha?"
Kung papalitan mo ko, siguraduhin mong mas maganda at mas sexy, mas mayaman at mas magaling sa kama kaysa sa akin. Itsura pa lang niya, walang-wala na siyang laban sa akin eh, asik ni Cynthia. Iniikot ni Cynthia ang kanyang mga mata. Ayaw na ayaw niyang nasasapawan siya ng iba. Higit sa lahat, ayaw niyang inaagawan siya. She's marking her properties and no one should touch it. Kinabig ni Jacob ang bewang ni Cynthia palapit sa kanya. Tinitigan niya ang labi nito habang isa niyang kamay ay humahaplos sa pisngi nito. Titingin ako sa ibang babae pero hanggang doon lang yun. Hindi nila ako matitikman dahil ang katawan ko nakalaan lang para sa'yo. Hindi nila mararanasan kung paano magmahal ang isang Jacob Davis dahil ikaw lang ang nilalaman nito. Kinuha niya isang kamay ni Cynthia at nilapat yan sa kanyang dibdib kung saan naruroon ang kanyang puso. Unti-unting sumilay ang ngiti ni Cynthia sa mukha niya. Jacob knew her weakness. His words were more than an assurance to her. Alam niya mabulaklak talaga ang bibig ni Jacob, pero alam din niyang doon siya unang nahulog dito. Want me to kiss you? Mapanuksong tura ni Cynthia. Tumango si Jacob at hindi nagtagal ay naramdaman na niya ang labi ni Cynthia sa labi niya. Tara na, pag-aaya ni Cynthia. Mommy Adeline! Sigaw ni Noel. Napalingon si Jacob sa kinaroroonan ng bata. Nalulunod ito. Nakita niya rin kung paano lumangoy si Adeline patungo sa kinaroroonan nito. Something was wrong. Jacob, I said, let's go! Pag-uulit ni Cynthia. Jacob kissed on her cheeks. I'll just save the kid, he said. Tututol pa sana si Cynthia pero nang makita niyang nalulunod talagang bata ay hinayaan niya na to. Dali-daling hinubad ni Jacob ang suot niyang long sleeve at walang pakundangan tumalon sa pool. Base sa kanyang obserbasyon, hindi rin gaanong marunong lumangoy si Adeline at hindi nga siya nagkamali ng hinala. Sa pagkakataong ito ay nalulunod na rin si Adeline. Shit! Sambit ni Jacob habang nag-freestyle swimming. Nagawa ni Jacob na iligtas si Noel. Mabilis niya pinairal ang chest compression sa bata. Wake up kid! Kailangan ko rin iligtas ang nanay mo. Walang tutulong sa kanya maliban sa akin, sabi ni Jacob. Mabilis na iminulat ni Noel ang kanyang mga mata nang marinig niya yon. Nailuwa na rin niya ang tubig na nalunok niya mula sa pool. Save my mom, please! Pagsusumamo ni Noel. Agad na bumalik si Jacob sa pool para sigipin si Adeline. Kailangan niya makuha ang tiwala ng bata kaya kailangan niya magpa-impress dito. Kuya Lennon! Sigaw ni Divina. Kailangan niya itong pigilan na bumalik sa swimming pool area. Alam na agad niyang nangyayari doon dahil sa kanyang bodyguard. Niningon ni Lennon si Divina. Sumimangot siya. Akma siyang tatalikod para pumunta sa pool nang bigla ulit sumigaw si Divina. Kuya, nawawala yung laptop mo sa room. Hindi ba't gagamitin mo yun sa presentation mo kay Mr. Newton bukas? Pagyayabang ni Divina. Shit! Ani Lennon bago natatakbo patungo sa kinaroroonan ng elevator. Hindi maaaring mawalan lahat ng kanyang pinaghirapan. Lennon, bulong ni Cynthia na marinig niya ang sigaw ni Divina. Hindi niya mawari kung bakit kusang humakmang ang mga paa niya para sundan ito. Nilingon niya muna si Jacob. Na makita niya na sa gitna nito si Noel ay saka siya kumalipas ng takbo para sundan si Lennon. Biglang nagtago si Cynthia sa isa sa mga poste ng gusali nang biglang lumingon sa likuran si Lennon. May sumusunod ba sa akin? Bulong ni Lennon. Nang wala siyang nakita ay nagpatuloy siya sa pagtakbo patungo sa kinaroroonan ng elevator. Tinitigan na lamang ni Cynthia ang likod ni Lennon dahil hindi naman siya pwedeng sumunod dito hanggang sa elevator. Mag-aaway lang sila kapag nakita siya nito. Dumaan muna siya sa buffet area dahil bigla siyang nagutom. Since today is cheat day, I'm going to eat my favorite sweet foods. Mamaya nakatababalik ang Jacob, ani Cynthia. Samantala, maingat namang ibinaba ni Jacob si Adeline matapos niya itong maiahon sa pool. Lahat ng tao sa pool area ay nakatingin sa kanya, lalo ng mga kababaihan. His body is as hot as hell. Kid, I'm going to save your mother's life, but you should follow my order. Is that okay with you? Jacob courteously asked Noel. Nakatingala siya dito dahil nakalood siya sa sahig. That's fine with me. Just save my mom. I beg you. Nanunubig ang mga matang sambit ni Noel. Tumango si Jacob. Now turn around and don't move until I say so. Aniya. Agad na tumalima si Noel sa utos ni Jacob. Kumunot ang noon ni Jacob nang hindi niya makita kung nasaan si Cynthia. Pero ipinagpatuloy na niya ang pag-cardiopulmonary resuscitation kay Adeline. Nilagay ni Jacob ang kanyang mga kamay sa gitna ng dibdib ni Adeline
Pagkatapos ay tinulak niya ng malakas at mabilis, halos 2 beses bawat segundo. Inangat niya ang buong bigat ng katawan niya sa pagitan ng bawat compression. Inulit niya ito ng 30 beses. "Kid, don't look yet. I still need to do the rescue breathing," ani Jacob na mapansin niyang nais nang humarap ni Noel sa kanilang dalawa. Tinitigan ni Jacob ang labi ni Adeline na palunok siya at pumikit bago gawin ang rescue breathing. He failed at his first try, so he decided to repeat it. Nang ilalapat na niyang kanyang labi sa labi ni Adeline, ay nagulat siya ng buong lakas siyang tinulak nito. Nagkaroon na ito ng ulirat. "Anong ginagawa mo?" Nalilisik na mga mata ang sambit ni Adeline habang nakatakip ang kanyang mga kamay sa kanyang dibdib. "Mami!" sigaw ni Noel sabay harap at yakap sa kanyang ina. "Sir, thank you! Thank you for saving my mom!" umiyak na sambit niya. "Saving?" bulong ni Adeline. Napatingin siya sa paligid. Pinagbubulungan na siya ng mga tao. "Kung ako yung nasa posisyon niya, magpapanggap akong wala pa ring malay para mahalikan pa ako ni Pogi," ani ng isang babae. "Same girl, look at her. Siya na nga itong niligtas, siya pa itong matapang," nangiirap na wika ng isa pang babae. Nagalisan ng mga tao sa kanilang tabi at bumalik na sa kanilang mga pwesto kanina. Namula biglang mga pisngi ni Adeline. Wala siyang maramdaman ngayon kung hindi kahihiyan. Tumayo na siya at inakbayan si Noel. "Ah, sorry kung naitulak kita. Akala ko kasi, it's okay. I'm glad you're fine now," natatawang sabi ni Jacob. "Salamat nga pala sa pagliligtas mo sa akin at sa anak ko," nahiyang tura ni Adeline. "You're welcome. Next time, huwag mong iligtas ang taong nalulunod kapag hindi kasi nanin na gawin ito. Mag-ingat ka talaga ang mong iyong anak." Tumayo si Jacob at lumakad palapit kay Noel. "What is your name, little kid?" "I'm Noel Lee Davis," nakangiting tugon ni Noel. "Lee Davis?" bulong ni Jacob. "Opo, sabi po ni Mami Adeline sinunod niya raw po yung name ko kay Daddy. Kayo po, ano pong pangalan niyo?" "I'm Jacob," napangiting sagot niya. "Pasensya ka na kay Noel ha, madaldal talaga siya. Salamat ulit sa tulong mo sa amin," na kayo kong sambit ni Adeline. "Walang anuman, Adeline. Can I ask you something, if you don't mind?" "Sure, ano ba yun, Sir Jacob?" "Just call me Jacob. Nasaan ang asawa mo? Bakit hindi mo siya kasama dito?" Nagkunwaring lumingalinga si Jacob. Alam na niyang si Lennon ang posibleng ama ni Noel, pero kailangan niya ring marinig ito mismo sa bibig ni Adeline. Tumikim si Adeline at pagkatapos isinabihan si Noel na upo muna sa isa sa mga modern pool lounge chairs. Tanaw niyang inupo ang yun ni Noel. "Dahil niligtas mong buhay namin, hindi ako magsisinungaling, pero ipangako mo sa akin na hindi mo to sasabihin kahit kanino, lalo na sa anak ko." "You can count on me," excited nang sabi ni Jacob na marinig ang sagot ni Adeline sa tanong niya. "Sinabi ko sa kanya na matagal nang namatay ang papa niya, pero, tanong ni Jacob na baka sa buong mukha niya ang excitement. "Pero palusot lang para hindi na niya ako kulitin pa tungkol sa katauhan ng kanyang daddy." "Ang totoo," tumaas ang kilay ni Jacob. Bakit ba patigil-tigil si Adeline sa pusasalita? "Noah's father is..." "Jacob!" Sabi nila palingon sina Adeline at Jacob sa direksyon ni Cynthia. Hindi maipintang pagmumukha niya dahil nadat na niyang nakikipag-usap ang kanyang nobyo sa babaeng yun. Hindi niya alam kung bakit kumukulong dugo niya sa tuwing makikita niya to. "Babe, kanina ka pa ba dyan?" Kunot noong tanong ni Jacob, inis na inis siya dahil saka pa sumulpot ang girlfriend niya. Kung kailan, malapit na niya makumpirma kung si Lennon ba talaga ang ama ni Noel. Nilikihan ni Cynthia ang kanyang mga hakbang at hinigit si Jacob palayo kay Adeline. Pinasadahan niya ng tingin si Adeline mula ulo hanggang paa. Walang nagawa si Jacob kung hindi ang mapatingala sa may kisame. "What is your name?" matari na tanong ni Cynthia. "Adeline." "Adeline, what a common name. Anyway, hindi ba may anak ka na?" Tinignan ni Cynthia si Noel na ngayon ay naglalaro ng cellphone ni Adeline habang nakahiga sa lounge chair. "Oo, bakit?" tanong naman ni Adeline. "Then act like you have one. Stop flirting with random guys, lalo na kung alam mo imposibleng walang girlfriend ng lalaki. Kuha mo." "Babe, nag-uusap lang kami ni Adeline. Ano bang pinagsasabi mo? Wala ka bang tiwala sa akin?" sabat ni Jacob. Cynthia looked directly in his eyes. "I'm not talking to you, so shut your mouth." Wala na talaga sa mood si Cynthia. Pati si Jacob ay nadami na rin sa pagkainis niya kay Adeline. "Miss, huwag ka mag-alala. Wala naman akong balak agawin si Jacob sa'yo.
Nagpapasalamat lang ako kasi tinulungan niya kami na anak ko. Sorry if nagselos ka sa amin. Wala ka namang dapat pagselos. Selos? Sino may sabi sa yung pinagsiselosan kita? Kilala ko si Jacob. Hindi siya papatol sa isang cheap na katulad mo. Tumawa ng pagak si Cynthia. Kinuyom ni Adeline ang kanyang mga kamay at saka ito dahan-dahang binuka. Sorry ulit. Sige po, mauna na po ako. Hinihintay na ako ng anak ko. Aniya. Hindi na hinintay ni Adeline na muling magsalita si Cynthia dahil natatakot siya sa maari niyang masabi dito. Kaya hanggat kaya pa niya magtimpi ay nagkusa na siyang tumalikod sa magkasintahan. Inihatid ng tingin ni Jacob si Adeline hanggang sa makarating ito sa tabi ni Noel. Babe, why are you acting like that? Hindi ka naman ganyan na. She's just being grateful. Sa'yo na rin mismo nang galing na kilala mo ko, so why are you acting like you're being jealous of her? Babe, I'm sorry, pero sa hindi ko may paliwanag na dahilan, mainit ang dugo ko sa kanya. She looks like a slut. Tingnan mo nga, parang walang kinikilalang ama yung anak niya. I'm sorry, okay? I didn't mean it. I just don't like her. Paliwanag ni Cynthia. Hindi ko tuloy na-confirm kung si Lennon nga bang daddy ni Noel. Bulong ni Jacob. What did you say, babe? Wala, babe. Tara na muna, bumalik na sa room natin. Magbibihis muna ako bago tayo pumunta sa gaming area. Nang makaalis na si Jacob at Cynthia ay saka lumapit si Divina, kina Adeline at Noel, pero hindi siya nagpahalata. Ano bang ginagawa rito na mag-inang ito? Bakit sa dinami-dami na makakasalamuhan nila si Jacob pa? Hays, ano bang dapat kong gawin? Magpakilala na kaya ako sa kanila bilang tita ni Noel? Erase, erase. Baka iwasan nila ako. Oh, Kuya Lennon, ang sarap ng ibaw ng buhay. Kung hindi mo sila binaliwala, di sana hindi ako ngayon feeling guilty for them. Kamukha mo pa naman ang anak mo. Wait, bakit nga pala magkasama si Jacob at Cynthia? Hiwalay na ba si Kuya Lennon at ang babaeng yun? Natigil sa pagmumuni-muni si Divina nang kulbitin siya ni Noel. Miss, nahulog po yung sombrero nyo. Sambit ni Noel sabay abot ng sombrero ni Divina. Thank you, ang bait mo naman. Nakangiting sabi ni Divina. Ang gwapo ni Noel, lalo na sa malapitan. Grabe yung mga mata niya, kagayang-kagaya na kay Adeline, pero Lennon na Lennon ang datingan. Pipintura ni Divina. Noel, halika na, mamaya na ulit tayo magsaswimming, ani ni Adeline. Agad na isinuot ni Divina ang kanyang shades at hat na maramdaman niyang nakatingin sa kanya, si Adeline. Kung makatingin ka, parang gusto mo na akong patayin, ha? Bungad ni Divina sa kanyang Kuya Lennon nang puntahan siya nito sa may pool area. Bakit ka nagsinungaling? Hindi naman nawawalang laptop ko. Pinagod mo lang ako magtatakbo pabalik sa silid ko. Sa halip na nakapag-relax ako ay hindi. Parte ba yun ang mga kagaguhan mo, ha, Divina? Nangangalit na tanong ni Lennon. Pikon na pikon siya sa ginawang yun ng kanyang kapatid. It's not a good joke too. I just want to see if you still have that amazing strength in your feet, hindi ba? Pala ba ka-university nyo noon sa takbuhan? Mapangasal na sagot ni Divina habang umiinom ng smoothie. Hindi niya naman pwedeng sabihin na iniiwas niya ang Kuya Lennon niya sa pamilyang inabandonan nito. Besides, hindi nito alam na nagkaanak sila ni Adeline na mula bigla ang tenga ni Lennon. Mabilis siyang humakbang palapit sa kanyang kapatid. Binuhat niya ito at inihagi sa pool. Nabasag ang glass na hawak ni Divina. Halos mapasinghap siya nang lumitaw ang mukha niya sa tubig. What the heck is wrong with you, Lennon Lee Davis? Malakas na sigaw ni Divina. Sa isang iglap ay nagtakbuhan ang sandamakmak na kababaihan palapit sa kinaroroonan ni Lennon. Halos hindi siya makaalis sa kinatatayuan niya dahil sa dami ng nakapalibot sa kanya. Buti nga sa'yo, nakangiting sambit ni Divina. Walang magawa sa Lennon kung hindi ang panoorin na ngayon nag-e-enjoy sa paglalangoy na si Divina. Mas inasar pa siya nito nang pandilatan siya nito. Shit! Bulong ni Lennon. Umahon na sa pool si Divina. Balak niya maglibot-libot sa iba pang amenities ng Colombo, samantalang si Lennon naman ay pilit pa rin kumakawala sa mga babaeng halos patay na patay sa kanya. Mr. Lennon, hindi ba single ka pa? Malanding tanong ng isang sexing babae. Hindi sumagot sa Lennon. Kahit papaano nakakapaglakad na siya, yun nga lang, lumalakad din sila. Lennon, will you marry me? Sabi naman ng isang morena at magandang babae. Mr. Davis, ilang anak ang gusto mo? Nakahanda ng matres ko. Ikaw na lang hinihintay nito. Kagatlabing sambit ng isang matangkad at maputing babae. Nagsisimula nang mairita sa Lennon. Tumango siya at pagkatapos ay tumunghay ng nakangiti.
Ang ibang babae hindi maganda o gaga sa pagkuha ng litrato. Ang ibang babae naman ito ang tuwang hawakan ang kanyang matipunong katawan. Leave me alone. I don't need a wife because I already have one. I have a child too. Lennon yelled at the top of his lungs. Natigilan ang lahat. Lennon couldn't think of a way to get rid of them, except for what he did. Unti-unting naglayuan ang mga babae sa tabi niya. Napangiti si Lennon dahil alam niyang effective ang nasa isip niyang palusot. Pogi problem, natatawang sambit ni Lennon. Kumunot ang noon niya na may natira pang isang babaeng nakaharang sa daan. She's fixing her slippers. Napahawak si Lennon sa bandang dibdib niya. What's wrong with you? Ani niya habang nakatingin sa kanyang dibdib. Ang bait talaga ng babaeng yun. Sana sabihin na niya sa akin ang pangalan niya. Nakakatuwa't magaan ang loob nila ni Noel sa isa't isa. Mahinang sambit ni Adeline habang kinakabit ang natanggal na happy ng kanyang tsinelas. Ayan, makakapag-me-time na ako kahit saglit. Pagtayong-pagtayo ni Adeline ay nakita niyang lalaking ilang araw na niyang iniiwasan. Her feet felt numb. She couldn't move even an inch. Lahat ng kanilang masasaya at masasakit na alaalang binaunan niya sa limot ay unti-unting bumabalik sa isip niya. Lennon? Adeline? Kinusot ni Lennon ang kanyang mga mata. Why am I seeing her again? Bulong niya. Siya bang asawa mo, Mr. Davis? Ang swerte naman niya. Sabi ng isang dumaang babae na kanina nakikipagsiksikan na malapitan lang si Lennon. It's real. I'm not hallucinating. Lennon thought. Tatakbo na sana palayo si Adeline na bigla siyang harangan ni Lennon. Are you following me? Lennon asked it on a purpose. Gusto niyang malaman kung si Adeline ba talagang nakita niya nitong mga nagdaang araw. Ang kapal ha? Ikaw nga tong basta-basta ang sumusulpot kung saan ako nandoon. Una sa super malls, pangalawa sa restaurant, tapos sa iritang sabi ni Adeline, huli na mapagtanto niya ang kanyang mga sinabi. That's it. Siya nga ang nakita ko sa super malls, sa restaurant ni Cynthia sa airport, sigaw ng isip ni Lennon. At nagawa pang umiti, tatalikod na si Adeline nang biglang hawakan ni Lennon ang kanyang isang braso. She felt it again, ganun na ganun ang naramdaman niya nung unang beses siyang hawakan ni Lennon at nagtataka siya kung bakit hanggang ngayon tila nakukuryente pa rin siya sa oras na magtamang kanilang mga balat. Adeline, huwag ka na muna umalis, mag-usap muna tayo, kamusta ka na? Ani ni Lennon. Nagniningning ang kanyang mga mata. Tumawa ng pagak si Adeline. Bumalik sa alaala niyang araw na yon at ang 7 taong paghihirap niya, maitaguyod lamang ang anak nilang dalawa nang mag-isa. Bitawan mo ko, Lennon. Wala tayong dapat pag-usapan. Mariing sambit ni Adeline habang inaalis ang pagkakahawak sa kanya ng dati niyang kasintahan. Galit ka pa rin ba sa akin? Adeline, it's been 7 years already. Hindi ba tayo pwede maging magkaibigan? Nakangiting tanong ni Lennon. Sa pagkakataong ito'y tawa ng tao si Adeline habang ang mga mata'y nagsisimula ng lumuha. Ganun lang ba kadali para kay Lennon nakalimutan ng lahat? He abandoned her and their child for the sake of that woman. Natigil si Adeline sa pagtawa nang maalala niyang pagmumukha ni Cynthia. Siya yun. Siya ang babaeng pinili ni Lennon kaysa sa aming mag-ina. Pero bakit iba ang kasama niyang lalaki kanina? Naghiwalay na ba sila? Halos mapatalon si Adeline nang maramdaman niyang mas malapit na sa kanya si Lennon. Lumayo ka nga sa akin, Lennon. Sa halip na lumayo lalo pang lumapit sa kanyang dating kasintahan. Bakit Adeline, may pagtingin ka pa rin ba sa akin? Mapangakit na sambit ni Lennon, kinakastigo niyang kanyang sarili. Why the heck I'm doing this? Huminga ng malalim si Adeline at pagkatapos ay buong lakas niyang tinulak si Lennon. Napaupo ito sa may sahig. Masyado kang mahangin, Lennon. For your information, matagal na ako nakamove on sa'yo. Masaya na ako sa buhay ko. I hope we don't meet again. Ani Adeline bago lumakad palayo kay Lennon. Divorced na ba sila? Antanga naman ang babaeng yun. Isang Lennon Lee Davis na nga yung napangasawa niya, pinakawalan pa. Hinayang na hinayang nasabi ni isang babaeng naliligo sa pool. Natulala si Lennon habang pinapanood ang pag-alis ni Adeline. Ibang-iba na siya sa dating Adeline na nakilala ko. She became fierce, more beautiful and sexy. Inalog ni Lennon ang kanyang ulo. Am I attracted to her? Dumiretso sa restroom si Adeline matapos ang komprontasyon nila ni Lennon para mag-BS. Nang makapagpalit na siya ng damit ay tinignan niya ang kanyang sarili sa salamin. Hinihingal pa rin siya habang sapu-sapu ang kanyang dibdib
Tumakbo kasi siya kanina na mabilis sa takot na sundan siya ni Lennon. Hanggang ngayon ay kinakabahan pa rin siya. Good thing hindi ko kasama si Noel kanina, ani Adeline. Marahan niyang inalis ang contact lenses sa kanyang mga mata para mas maging komportable siya. Adeline, tawag ni Divina. Aksidente na tuunan ni Adeline ang isa sa mga contact lenses niya dahil sa pagkagulat. Akala niya kung sino tumawag sa pangalan niya. Ma'am, nasan po si Noel? Tanong ni Adeline. Hinatid ko na muna siya doon sa room niyo kasi inaantok na daw siya. Don't worry, nakabantay naman sa labas ng room niyo yung bodyguards ko. Anyway, nag-lunch ka na ba? Ani Divina. Hindi pa po. Ano ka ba, Adeline? Huwag mo na akong ipo. Mas matanda ka pa nga sa akin eh. Natatawang sambit ni Divina. Siya nga pala, nag-lunch na kami ni Noel kanina. Mag-lunch ka muna bago ko puntahan si Noel. Ako na muna magbabantay sa kanya. Nakakahiya naman, ma'am. Binigyan niyo na nga po ako ng 100,000 doon tapos... Ano ka ba? You deserve it. Mabuti kang ina kaya kusang bumubuhos ang blessing sa'yo. Paano? Mauna na ako ha? Hintayin na lang kita sa room niyo. May dinaanan lang ako sa pool area kaya naisip kong tignan kung nandito ka. Wika ni Divina sabay alis ng restroom. Nakangiting nakatingin sa may pintuan si Adeline. Lord, thank you for that angel. Aniya, humarap na ulit sa salamin si Adeline para iligay ang inalis ng contact lenses. Hindi pa niya napapansin na nabasag na contact lens. She put one of it in her left eye. Nalaki ang mga mata niya na mapansin na niyang sira ang contact lens. This can't be happening. Wala pa naman akong dalang ekstrang contact lens. O kahit salamin. Napahawak si Adeline sa kanyang sentido at nag-isip kung ano po at pwede niyang gawin. Sobrang labo pa naman ang kanan niyang mata. Bahala na. Binaybay ni Adeline ang daan patungo sa dining hall. It's not her first time to go there. Pero hindi pa rin niya mapigilan hindi mamangha sa ganda na lugar. Colombo's dining room is the heart and soul of the hotel since it plays an important role in their overall guest experience. Colombo's restaurant with its lush landscape garden, view and picturesque rock formation with a cascading waterfall, offers an exceptional breakfast, lunch and dinner, a la carte menu selection, all meticulously prepared by their culinary experts. Okay na to, mabubusog na ako dito, nakangiting sabi ni Adeline. Papunta na siya sa kanyang table nang bigla niyang mabunggo si Cynthia. My dress! Sigaw ni Cynthia habang nakating sa basang-basa niyang damit. Mabilis na ipinatong ni Adeline ang dala niyang pagkain sa pinakamalapit na mesa. Kinuha niyang kanyang panyo tagad na pinunasan ang basang damit ni Cynthia. Nangangapa pa siya dahil malabong kanan niyang mata. Hindi pa rin niya alam na si Cynthia ang natapunan niya ng juice. Sorry po, hindi ko po sinasadya. Pasensya na po kayo, malabo po kasing kanang mata ko. Nasira po kasi ang konta. Isang malakas na sampalan natanggap ni Adeline buhat kay Cynthia. Stop pretending slut! Sinadya mong tapunan ng juice ang mamahalin kong dress dahil insecure at naiinggit ka sa akin. Galit na sambit ni Cynthia nang makita niyang pangmumukha ni Adeline. Ano bang ginagawa mo sa ganitong klaseng lugar? Hindi ka nababagay dito. Pangmamaliit pa niya. Pinagtitinginan na sila ngayon ng mga tao sa dining hall. Nagsimula na rin umugong ang mga bulungan. Kinusot ni Adeline ang kanyang kanang mata. Good thing may contact lens ang kaliwa niyang mata. Biglang bumilis ang tibok ng puso niya nang maninigang namumulang mukha ni Cynthia. Ikaw? Mahinang tura ni Adeline. Such a good actress. Dinurusan noon ni Cynthia si Adeline. Napansin niyang palingalinga si Adeline habang nakaluhod at nagpupunas ng damit niya. Hey slut, are you looking for someone? Naginit lalong ulo ni Cynthia nang hindi siya sinagot ni Adeline bagos ay nagpatuloy ito sa pagpupunas ng damit niya. Stop touching my dress! Sasampalin na sana ulit ni Cynthia si Adeline nang biglang may pumigil sa kamay niya. Don't hurt her, sabi ng isang malamig na boses. Napaawang ang bibig ni Cynthia nang makita niya kung sinong nagsalita. Lennon? Hindi makapaniwala ang sambit ni Cynthia. Nalaki ang kanyang mga mata nang alalayan itong tumayo si Adeline. Are you okay? Sinaktan ka ba niya? Nag-aalala ang tanong ni Lennon. Naningkit ang mga mata ni Adeline. Nais niya makumpirma kung si Lennon nga bang nasa tabi niya ngayon. Do you know her? Seryosong tanong ni Cynthia. Tumangulang si Lennon at pagkatapos ay muling tinitigan si Adeline. What happened? Natapunan mo ba talaga ng juice si Cynthia o sinadya niyang bungguin ka para ipahiya ka? Tanong nito. Tumasang kilay ni Cynthia. Kinakampihan mo pang babaeng yan? Obviously, sinadya niyang tapunan ng juice ang mamahalin kong red dress.
You know me, Lennon. I couldn't afford to stain my favorite red dresses. Iniikot ni Cynthia ang kanyang mga mata. Lennon, please, huwag kang makialam dito. Kasalanan ko naman. Hindi ko sinasadyang mabunggo siya. Exactly. You didn't mean it, bulalas ni Lennon. Ngayon ay may pagkakataon na siya para ilabas ang inis at galit niya sa babaeng nang iwan sa kanya sa pangalawang pagkakataon. How much is your red dress? I'll pay for it. Tumawa ng pagak sa Cynthia. Really, Lennon? Do you think this is only about money? Alam mo hindi ko basta-basta pinupulot o binibili mga dress ko. Kung saan lupalop ko pa to nabili? Yung iba limited edition pa at isa ito sa mga rare red dress ko, asik ni Cynthia. Then, name its price plus your effort. I'm willing to pay for it, giit ni Lennon. You're insane! Efforts are priceless, Lennon, Cynthia said. Bumuntungin nga siya. Hindi niya alam kung bakit nais siyang kumprontahin ngayon ni Lennon tungkol sa dahilan ng kanilang paghihiwalay. Kung ipinakita mo na sana sa akin na sincere ka, kung nag-effort ka man sana, hindi sana kita iniwan. Nagsimula ng manubig ang mga mata ni Cynthia. Napanganga si Adeline sa kanyang mga narinig. Doon niya nakumpirma ang hiwalay na nga ang dalawa. Namilog ang kanyang mga mata nang bigla siyang inakbayan ni Lennon. Pilit niyang inaalis ang kamay nito sa kanyang balikat pero nabigo siya. Ibinigay ko sa iyong lahat, Cynthia, pero hindi mo nakita ang lahat ng iyon. Pareho lang tayo may pagkukulang sa isa't isa. Ang pinagkaiba nga lang natin, naghanap ka kagad ng iba para punan kung ano man yung sinasabi mong kulang, samantalang ako. Umasa pa akong babalik ka para bigyan ako ng chance upang maging mas deserving sa'yo. Napakababaw ng rason mo sa pangiiwan mo sa'kin pero huwag kang mag-alala. Dahil tanggap ko na, Cynthia, pinapalaya na kita. Sana maging masaya ka sa piling ni Jacob, litanya ni Lennon. Naalis ni Adeline ang pagkakaakbay sa kanya ni Lennon pero kagad din siyang nahigit nito papalapit sa kanya. Hindi siya binitawan ni Lennon hanggang sa makalabas sila ng dining hall. Naiwang tulala sa Cynthia. That jerk! Cynthia whispered, humahangos na dumating si Jacob. Nakasalubong niya sina Lennon at Adeline, kaya naman halos lumipad siya papunta sa kinaroroonan ni Cynthia. Babe, what happened? Jacob asked worriedly while panting. You're late, Cynthia replied. Padabog niyang pinulot ang kanyang sling bag at dali-daling lumabas ng dining hall. Babe, are you mad at me? I'm sorry. Nakasalubong ko kasi si Mr. Newton on my way here kaya natagalan ako. Napansin ni Jacob ang basang dress ni Cynthia. What happened to your elegant dress? Tanong ni Jacob habang hinahabol ang kanyang nobya. Huminto si Cynthia sa paglalakad na mabilis at inis na hinarap si Jacob. Stop following me! Wala ako sa mood na makipag-usap kahit kanino. Just leave me alone, sigaw ni Cynthia. Hinayaan na muna ni Jacob na mapag-isang kanyang nobya. Alam niya ugali nito. Hindi niya ito basta-basta mapapaamo kapag kumukulupan dugo nito. Hihintayin na lang niyang kumalma si Cynthia bago niya itong muling lapitan. Cynthia, may natitira ka pa bang pagtingin sa hilaw kong kapatid na si Lennon? Bulong ni Jacob habang pinagmamasdan ng likod ng babaeng mahal na mahal niya. Adeline, I have a favor. Napakamot sa kanyang ulo si Lennon dahil nahihiya sa dati niyang kasintahan. Marami salamat sa pagtatanggol mo sa akin kanina sa ex-girlfriend mo. Kung alam ko lang na may kapalit pala yun, umalis na lang sana ako kagad. Tiningnan niya sa Lennon na ngayon ay parang hindi mapakali sa kinatatayuan nito. Pero sige, pagbibigyan kita para quits na tayo. Ano bang ihingin mong pabor? Tumikim si Lennon at bumuntong hininga. Kailangan niya ng partner na maihaharap kay Mr. Newton kinabukasan. Alam niyang mas lamang si Cynthia pagdating sa lahat, pero susugal pa rin siya kay Adeline. Maganda rin naman ito. Simple nga lang kumanamit at walang kahit na anong kolorete sa mukha. Be my girlfriend for a day. Sambit ni Lennon sabay iwas ng tingin. Napanganga si Adeline sa kanya narinig. Maliban dinig ko o talagang nais mo kung magpanggap na girlfriend mo sa loob ng isang araw? Pagkaklaro niya. The second one, Lennon replied. Ha! Nagpapatawa ka ba, Lennon? Ayoko. Ibang bagay na lang ang hilingin mo. Kahit patakbuhin mo ko mula ground floor hanggang tuktok ng Colombo, gagawin ko. Huwag lang maging girlfriend mo. Kahit pa siguro tapalad mo ko ng pera, hindi ako papayag sa nais mo mangyari eh. Adeline, please. This is just for business. Please, pagsusumamo ni Lennon. Business? Binasa ni Adeline ang kanyang ibabang labi. Hindi mo pa rin mababagong isip ko, Lennon. Pagmamatigas niya. 1,000,000 pesos plus your freedom. Nalaki ang mga mata ni Adeline sa sinabi ni Lennon. What do you mean? Adeline asked. If I get what I want from Mr. Newton, you will become an instant millionaire.
hindi na rin kita ipapakulong dahil sa pagkuha mo ng aking singsing na nagkakahalaga lang naman ng 5 milyong piso. Nakangiting sabi ni Lennon. Biglang namulang mga pisngin ni Adaline. Sa kagustuhan niya makaiwas noon kay Lennon ay nagawa niya itakbong isang bagay na hindi niya pag-aari. About sa singsing, sorry. Hindi ko intensyong kunin yon kung nagkataong hindi ikaw may-ari noon na ibalik ko na sana noon pa. Nakatungong wika ni Adaline. Alam ko, matipid na sambit ni Lennon na patingin siya sa palisingsingan ni Adaline. Suot nitong singsing na para sana kay Cynthia. Aalisin na sana ni Adaline ang singsing sa daliri niya nang pigilan siya ni Lennon. Wear it, magiging sayo na yan at ang 1 milyong piso kung makikipag-cooperate ka lang ng maayos sa akin. Isang araw lang, Adaline, magpapanggap ka lang na girlfriend ko. Wala kang gagawin ko hindi ang umiti sa may-ari ng hotel na to sa loob lang ng isa't kalahating oras. If he ask you something, you're free to express your opinion. Nakangiting sambit ni Lennon. Adaline tap her feet on the floor. Mahirap tanggihan ang offer na yun ni Lennon. Sinuwel agad ang pumasok sa isip niya. She's a mother and she's willing to go to great lengths just to give her child a better future. Isa pa, ayaw niya makulong sa kasong theft. Seryoso ka ba sa sinasabi mo kanina? Nag-aalala ang tanong ni Adaline. Lennon chuckled and nodded his head. 1 milyon at itong singsing ha? Kapag hindi ka tumupad sa usapan, ipapahabol kita sa mga kakilala kong barangay tanod na taga dun sa amin. Banta ni Adaline. Kinain lang din ni Adaline na sinabi niya kanina pero wala na siyang pakialam dun. Ang mahalaga para sa kanya ay ang kapakanan na anak niya. Kahit yata, araw-arawin siyang tumaya sa loto sa bayan, hindi pa rin siya magiging milyonarya. So, do we have a deal? Inalahad ni Lennon ang kanyang kanang kamay. Deal, Adaline answered. She extended her hand to his ex-boyfriend. Kumulot ang noon ni Lennon dahil hindi pa rin nakikipagkamay si Adaline sa kanya. Agad din naman niyang naalala na malabo nga palang kanang mata ni Adaline. Nasaksihan niya kasi ang lahat na nangyari kanina sa dining hall mula umpisa kaya alam niyang tungkol sa bagay na yun. Inabot na lang niyang kamay nito para makipag-shake hands. Meet me at the lobby tomorrow, 7 a.m. sharp. We need to do something first before we proceed to the meeting. Lennon said while smiling. Nagsalubong ang mga kilay ni Adaline. Ano naman kaya yun? Sang-ayunan ko na lang, baka nainip na si ma'am doon sa silid namin at baka hinahanap na rin ako ni Noel. Tuwara ni Adaline sa kanyang sarili. Sige, tatandaan ko yan. Siya nga pala, mauna na ako sa iyo ha. May mga dapat pa kasi akong asikasuhin eh, ani Adaline. Do you need some assistance? Nag-aalala ng tanong ni Lennon. Baka kasi mabunggo pa si Adaline kung kanino o kung saang bagay dahil sa kanang mata nito. No, thanks. Sige, mauna na ako. Tumalikod na si Adaline sabay takbo. Hindi na niya ininda ang malabo niyang mata. Take care, Adaline. Lennon was unaware that he's smiling like an idiot at the moment. Saan po pumunta si Mommy? Bakit pong tagal niyang bumalik? Tanong ni Noel habang naghihikab. Kagigising lang naman nito. May inasikaso lang ang Mommy mo, Noel. Can I ask you something? Ani Divina. Sure po, ano po ba yun? Where's your dad? Sorry to ask about it ha. Napansin ko lang kasi na kayo lang palagi ng mami mong magkasama. Gustong malaman ni Divina kung ipapakilala ba ni Adaline ang kanyang kuya bilang ama ni Noel. Nataranta siya nang biglang umiyak ang kanyang pamangkin. Hey, what is wrong? Why are you crying? May masakit ba sa'yo? Tell me, gagamutin ko. May nasabi ba akong mali? Umiling si Noel. It's about my dad. He died when I was still a baby. Hindi ko man lang po siya nakita. Hindi ko malam po siya nayakap. Tuloy-tuloy ang agos ng mga luha ni Noel sa kanyang malulusog na pisngi. Nagulat si Divina sa kanyang narinig. Hindi niya inasahan na ganong klaseng sagot ang kanyang makukuha buhat sa bata. Sa kabilang banda, naintindihan niya pa rin si Adaline kung bakit ganon ang sinabi nito kay Noel. I'm sorry to hear that. Tinapik ni Divina ang likod ni Noel. Nang kumalma na ito, ay saka ulit siya nagtanong. What is your daddy's name? Lee Davis po. Suminghot na sagot ni Noel. Natigilan si Divina. She felt heartbroken for the kid. Wala itong kasalanan sa ginawang kalokohan ng kuya niya, pero itong nagdurusa. Niyakap ng mahigpit ni Divina. Si Noel at hinaplos ang buhok nito. I'm so proud of you, Noel. Lumaki kang walang ama sa tabi mo pero hindi ka naging suwail na bata. It's because of my loving mother. Siya pong pinagkukunan ko ng lakas at inspirasyon. Sobrang sipag po niya kahit po kaliwat kanan ng mga trabaho niya. Never po siyang nawala ng oras sa akin. I'm so grateful to have her po. Nakangiting sabit ni Noel. Divina smiled back at him.
He's right, he's blessed to have Adeline beside him. Malaking utang na loob ng pamilya Davis kay Adeline dahil sa pagpapalaki nito ng maayos sa susunod na tagapagmana ng angkan. Sabay na napalingon sa direksyon ng pinto si Nanuel at Divina nang bigla itong bumukas. Pawis na pawis at medyo nangangapang dumating si Adeline sa kanilang silid. Ma'am, pasensya na po kayo. Natagalan bago ako makabalik. Nasira po kasi ang sakong contact lens eh. Nahihiyang wika ni Adeline. Kaya pala medyo nangangapa ka. Wait, may dala akong ganyan dito sa bag ko. Bago pa ito, ibibigay ko na lang sa'yo. Kinalkal ni Divine ang kanyang sling bag para hanapin ang kanyang contact lenses. Nang makita niya yun ay agad niya yung binabot kay Adeline. Hindi ko na po ito tatanggihan, ma'am. Kailangan ko po talaga ito eh. Maraming salamat po talaga. Hulog ka po ng langit. Adeline, hindi ba sabi ko sa'yo huwag mo na akong puin? Nakataas na kilay na sabi ni Divina. Oo nga pala. Sorry ma'am, by the way, pwede na po ba naming malaman ni Noelle kung anong pangalan mo? Hindi pa time, pero bukas ng gabi bago ako malis, sasabihin ko na sa inyo. Nakangiting tura ni Divina. Ma'am, may tumatawag po yata sa phone niyo. Ani Adeline, habang nakatingin sa cellphone na hawak ni Divina. Si Leno nang tumatawag. Mabuti na lang at Kuya Leno na nakasave sa contact sa Divina. Kuya lang ang nabasa ni Adeline dahil agad na napatahin ni Divina ang tawag. Ah, Adeline, Noel, I'll get going na ha. May kailangan lang akong asikasuhin. Pagpapaalam ni Divina. Sure ma'am, maraming salamat ulit. Inihatid ni na Adeline at Noel si Divina sa may pintuan. Pagkasara niya nito, ay siya na ang pagdating ni Lennon sa harap ng kanyang silid. Divina, nasa ka naman ba? Pinagpatayan pa ako ng tawag ng babay suit na yon. Nakalimutan naman niyang basahin ang email ko sa kanya. Nanggigigil na sambit ni Lennon habang nagsuswipe ng card sa pinto ng kanyang silid. Si Divina naman ay dahan-dahan na tatakbo patungo sa may elevator para bumalik sa kanyang kwarto. Ano kaya mangyayari sa gagawing pagpapanggap ni Adeline? Nakasintahan ni Lennon for a day. Hanggang kailan kaya may tatago ni Divina ang katotohanan sa kapatid tungkol sa anak nito kay Adeline? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.